Sige. Kagabi kasi yung ano, yung napag-uusapan namin kagabi ni... Sino ba yung kausap ko, bro, kagabi? Si Brother Junre at saka... ewan ko, nakasali ba si Brother Angel kagabi? Mukhang Brother Junre yun at saka si Brother Wendell. Ay, kilala ko yung ano eh. Kilala ko si... Juan. Si Bro Wendell, kilala ko eh. Yung yata yung isa, yung si Junre yata yung kausap ko kagabi. Oh, si Junre yun. Ang Juan, sabi kasi kagabi, binasa nila yung 11:25 yata kung hindi ako nakakalimot na nakalagay roon. Ay, ang sarong ito ay ang pagbagong tipan. Ngayon, ito tanong ko. Doon ba sa binabasa niya, may nakalagay doon na si Kristo ang tipan o wala? Brother Junre, pag-isagot sa'yo, Brother Junre, sa'yo direct ang question niya. Bro, pakiulit yung tanong, hindi ko narinig. Sabi niya, nung binasa mo kagabi kasi na yung saro, yun ang bagong tipan. Ang tanong niya ngayon, doon sa binasang mong yun, na may mababasa ba daw doon na si Kristo ang tipan? Okay, no? Kaya nga, yun ang point ko po dyan doon na kailangan explain. Ano ang connection ng Panginoon sa Kristo sa tipan? No, kasi... Bro, akala ko ba yung tanong may sasagutin? Yes, sagutin mo muna, bro. Junre, kung meron ba doon o wala, Brother Junre? O, kaya nga, sasagutin nga natin mo dyan doon, no? Siyempre, kung alitra-alitra ang hinahanap niya, wala. Ano ba naman? Kaya nga, i-explain, eh. No, ano ba ang connection, no, nung pagiging yung tipan sa ating Panginoong Jesucristo? Kasi, kung babalikan natin, ang pagkikipagtipan ng Diyos, meron niyang silyo, no? Unahin ko, ha? Ang una nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, no? Abraham 17:1 hanggang 1:4 kamadjes, nakipagtipan siya kay Abraham na si Abraham maging pinuno ng bayang pipiliin ng Diyos. At ang silyo noon yung pagtutuli. Sabaga, sa panahon natin ngayon, pag mayroon tayong ginawang covenant sa kahit sino, sa panahon natin ngayon, kailangan may notaryo para yung napag-arguhan nyo o napag-atawag dyan yung napag-usapan nyo ay mag-ibay talaga. So, in the same manner, sa ating Panginoong Diyos, kapag nakipagtipan siya sa tao, mayroong silyo at ang silyo noon, para tunay na ikaw ay kasapi na ng Diyos, tutuliin yung mga batang lalaki. So, yun yung partial na tipan ng Diyos sa bayang Israel. Tapos, ang completion yun kay Moises na. O, ipinigay na ng Diyos yung kanang ang unang tipan, kabuuan ng unang tipan. O, anong ba yung tipan na yung Diyos? Marami yun. Kung babasahin natin, Exodus 9, chapter 19, 20 to 23. Yun ang tipan ng Diyos na kailangan sundin ng mga Israel. Utos yun na hindi yung persona. Kasi sa'yo kasi, iniisip mo na yung covenant is persona. Kaya utos yun yung covenant, yung covenant ng Diyos na kailangan sundin ng mga Israelita na pinili ng Diyos at ang Diyos naman na nagpili sa kanila. Kung sabagay yun yung takbayan ng kanilang relasyon na kailangan yung covenant masunod ng mga tao. So, Exodus 19, chapter 19 to 23, yun yung covenant. At may silyo, ano ang silyo nun? Basahin mo naman, 24:4 to 5, yung pagkakatay ng hayop. Yun ang silyo para talagang may natupad na kasunduan. Kung babasahin mo ang Exodus 24:4 to 5. Ngayon sa Panginoong Jesucristo, kasi ayon kasi sa, basahin mo dyan do, Hebrews 8:7, sa magandang balita Biblia, ang unang tipan ay walang naging bisa. Basahin mo, bro. Hebrews 8:7. Babasa pala ako dito. Okay, so ito. Oh, magandang balita. Kailangan kasi ko dyan ito. Kinakailangan basahin kasi para may maunawaan ang mga nanonood. Ito. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. So nagkakulang ang bagong tipan, kaya kinakailangan ng pangalawa. Ano ba yung kakulangan? Yun yung katigasan ng ulo ng mga Israelita. Exodus 33:1-4 o 1-5, matigas ang ulo ng mga Israelita kaya hindi na sila sinamahan ng Diyos. Kaya nga, kung mabasahin mo naman sa Hebrews
7-18 po dyan, doon. Magandang balita pa rin. 7-18? Oo. Kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Tinanggal yung unang tipan ng Diyos sa mga Israelita rin, hindi naging mabisa dahil sa katigasan ng kanilang ulo. So ano ang nangyari? Hebrews 8:8 hanggang 13 po dyan, doon. Basahin mo. 8:8 hanggang 13. Ngunit, nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ko ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Huda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pagkikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. So malinaw na yung bagong tipan, utos pa rin yun. Na kung saan ang Diyos mismo ang maglalagay sa isip at sa puso ng tao. Kung dati yung tipan niya, pinasulat lamang niya sa bato, pinasulat na kay Moises, sa bagong tipan, Diyos mismo ang naglalagay sa ating isip at puso. No, na hindi na babasahin, Diyos na mismo, tawag yan inner faith sa theology. Ngayon, ano ang silyo ng tipan na yan sa New Testament? Yun yung Kristo. Siya yung katibayan ng tipan na yan. Hebrews 7:22, mo dyan daw. Okay, 7:22 ng Hebreo. Ganito. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Ayan, si Jesus ang katiyakan ng mabuting tipan. Ano yung tipan na yon? Lucas 22:19-20. O, 20, ano lang, 20-20 na lang dyan doon, dalit sana, para madali. Lucas? 22:20. 22:20. Okay, ito sabi sa 22:20. Gayun din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. So malinaw na, ano yung tipan? Kailangan nating ma-receive yung dugo ni Kristo, yung kanyang nagpalinis sa atin. Pag na-receive mo yan, yan ang katibayan na nasunod mo ang bagong tipan ng Diyos. Yun ang sagot natin. Kaya sa bagong tipan, ang Kristo na mismo ang siyang katipan natin. Hindi na yung utos lamang katulad ng unang mga utos ng Diyos. Kasi nga, hindi yun naging mabisa sa Israelita eh. Inutos lang sa kanila, hindi naman nila sunod. Pero ngayon sa bagong tipan, Kristo na mismo ang kailangan natin tanggapin. Kapil kapag natanggap mo, yung dugo na yun, ibig sabihin, ikaw bilang Kristiyano, nakasunod ka o nakipagtipan ka sa Diyos mismo. Kaya yun ang aming sagot. Okay. Yun daw sagot, Brother Larry. Bro, ang haba naman ng sagot. Ang tanong ko lang kasi, kung dun sa binasa niya, mayroon pang sinasabi doon na si Kristo ang bagong tipan. Bro, yung ang sabi niya, walang mabasa doon na letra for letra, pero pinaliwanag niya yung ano yung sagot niya. Ang paliwanag na kasi, na sinasabi niya, umabot na siya doon sa, ang kautosan ay nasa puso na sinusulat. Wala naman akong tutol dyan. Hindi naman ako, dapat yung mga sagot na gano'n, sa balista sinasabi yan, hindi sa ano eh. Wala naman akong tutol dyan eh. Kasi ang kagabi, ang pinag-usapan nila kagabi, sinabi nila na ang bagong tipan daw ay si Kristo. Yan lang naman ang tanong ko. Ay, ang sagot niya ngayon, medyo hindi naman masyadong, ano, hindi masyadong satisfied dun sa tanong ko. Kasi nagpapaliwanag siya dun sa mga kautusan sa New Testament. Wala naman akong tutol dyan eh. Bro,
Ang ginawa ni Brother Junre, sinabi niya kanina na hindi mababasa yung hinihingi mong sagot. Sinabi niya kanina hindi mababasa yon. Pero pinaliwanag naman niya kung bakit yon ang kanyang sagot. Hindi siguro dyan na narinig, Bro Jando, na sa kaligitaan ang sinabi ko, ang katibayan ng matibay na tipan si Kristo. Hindi mo ba narinig yon? Asahin ko ulit, Bro Jando, 7 by 7 na Hebreo. Wag na. Tatanong na lang ako ulit. Sige, go ahead, bro. Ito. Sa bro genre, sa iyong pananaw, si Kristo ba ang bagong tipan o hindi? Bro, sinagot na niya yan kanina. Based sa paliwanag niya, si Kristo ang bagong tipan. Kaso nga lang, hindi siya letra for letra ang nababasa. Pinaliwanag niya sa magitan ng kopa na siyang bagong tipan, si Kristo ang bagong tipan. Yun ang paliwanag ni Brother Julius. Sinagot na niya kanina, bro. Ngayon, kung nabanggit niya si... Hindi, ganito. Masagit lang, Brother Jando. Paliwanag, hindi naunawaan ang aking sagot. Ako muna. Hindi. Mali ang sagot ni Brother Jando sa'yo. Ayon sa paliwanag ko, ang tipan, sabi ko nga, ang tipan sa bagong tipan, Diyos mismo ang naglagay sa ating isip at puso. Hebreos 8:11. Diyos mismo ang maglilagay ng tipan sa kanyang bagong Israel. Nilagay niya sa isip at sa puso na kanyang piliin. Ngayon, ang silyo ng tipan na yun, kung sabaga, para tumibay ang tipan na yun, kinakailangan ng silyo. At ang naging silyo nun si Kristo. Hebreo 7:22, masahin mo na lang, Bro Jando, uli yung Hebreo 7:22 para maunawaan niya. Okay, ito naman, Hebreo 7:22. Ito, sabi, dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Si Jesus ang katiyakan sa mabuting tipan. Kung sabaga, yung tipan ng Diyos na inilagay niya sa isip at puso ng tao, magiging ano lang yun, effective. No, kapag nasunod natin yung sa sinabi ni Kristo na receive his body and blood. Siya nga katiyakan na nakasunod ka sa tipan ng Diyos, pakikipagsundo ba between man and God. Yun yung pag-receive sa Holy Eucharist. Nandun yun, kapatid, yan ang punto ng New Covenant. Sana naunawaan mo. Bro Jando, yeah. Sa binabasa mo kasi, ang nakalagay dyan, malinaw naman na kuan. Ang nakasulat dyan, ay si Kristo ang katiyakan ng bagong tipan. Iba naman yan kasi yung katiyakan sa bagong tipan at siya ang bagong tipan. Malaking pagkakaiba niyan eh. Hindi na naman unawaan, Bro Jando. Hindi talaga niya unawaan. Sinabi ko nga, Bro Jando eh, ang tipan ng Diyos, utos pa rin yun. Hindi mo na unawaan. Basahin mo, Bro Jando. Asagin ka. Para maunawaan mo, kapatid. Kasi pinipilit mo na talagang ipaamin sa amin na yung tipan si Kristo mismo. Yun ang punto mo eh. Bro, Brother Jandre. Wait lang. Hindi ganyan. Brother Jandre. Wait lang, ha. Hindi ganyan ang standpoint. Wait lang. Hindi niya... Brother Larry, wait lang. Hindi pinipilit sa iyo ni Brother Larry dahil hindi naman siya naniniwala na ang bagong tipan na si Kristo. Yan ang tanong niya kagabi, Bro Jando. Yes, inaunahan ko na. Bro Jando. O sige, tanong ka na lang muli. Di, parang iba yata yung ano mo, iba yung paninindigan mo. Wala naman akong sinasabi na si Kristo ang bagong tipan. Wala akong sinasabi ganun. Yan nga, ang paninindigan mo, hindi si Kristo ang bagong tipan, di ba? Yun ang paninindigan mo. Yun nga eh, baliktad ang ano niya eh. Oh, yun. Yun nga, dahil baliktad ang sinabi ni Brother Junre, kaya sinabi ko, Brother Junre, wait lang, hindi paninindigan ni Brother Larry na si Kristo ang bagong tipan. Yun ang sinabi ko. Balikan mo kagabi yung tanong niya, Brother Jando, ini-insist niya na sa ating paniniwala. Wait lang, Brother Junre, wait lang. Huwag ka muna ano. Sige, go ahead, Brother Larry. Sige. Tama yung ano, Bro Jundo, tama yung sinabi mo. Tama, yun talaga ang ano ko, yun ang paninindigan ko. Pero ang sinasabi ni, ano, Bro Jundri, parang iba. Parang, paano mo nasabing iba, bro? Magtanong na lang siya, Bro Jundo, magtanong na lang siya ulit kasi kagabi, yan kasi ang kinipilit na kagabi eh. Kaya, inanok ko lang. Hindi yan. Sige, magtanong ka ulit. Ano ba yung pinakatanong mo?
Ito. Nabanggit mo kasi kanina si Juan si Abraham. Si Abraham, at ang Diyos ay may tipan, nakikipagtipan ang Diyos kay Abraham. Ngayon, ang tipan ng Diyos kay Abraham ay ang pagtutuli. Kung ang paninindigan, kung ang paninindigan nyo na si Kristo ang bagong tipan, lumalabas na si Abraham at ang Diyos, ang tipan ay hindi yung pagtutuli, kundi si Abraham ang... Ay, bro, wag mong itulad, bro. Mali. Wag mong, Brojando. Magkaibang kaso yon. Mali nga, Brojando. Mali ang paliwanag ko. Mali ang ano mo, kapatid, na rinig mo sa akin. Kasi, ang tipan hindi ang pagtutuli. No, ang paliwanag ko nga, ang tipan ng Diyos kay Abraham, si Abraham ang magiging ama ng mga mananampalataya ni Yahweh. Yan ang tipan. At para mangyari ang tipan na yan, kailangan mayroong silyo. Ano yung silyo? Yun ang pagtutuli. Wala naman silyo sinasabi. Ikaw lang may sabi din eh. Eh, mag-aral ka kasi ng theology para maunawaan mo. Eh, mahirap eh. Anong gusto theology? Ang mahirap kasi kapatid, ang unawa mo, ang gusto mong ikapit sa amin. Eh, nasa sa'yo kung ayaw mong tanggapin yung paliwanag namin, yun ang sagot namin eh. Yan ang sagot namin. Bala ko na kung tatanggapin mo o hindi, o basta sa amin, yun ang sagot namin. Basahin mo na lang Brojando para maklaro. 17:1-4:10 na? Ano yung Genesis para malaman natin ano yung tipan talaga ng Diyos kay Yahweh ay kay Abraham. Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihan Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y magkikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig, ako'y magkikipagtipan sa iyo. Oh, na pararamihin ang kanyang lahi patuloy. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham, sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Yun ang tipan niya kay Abraham. Si Abraham ang magiging ama ng maraming bansa. Ano ngayon ang silyo niyan? Suggest, idiritso mo suggest mo dyan do. Ganito ang iyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Yun yung silyo na ibig kong sabihin. Sabaga, para mapabilang ka sa lahi na ipa ng Diyos kay Abraham, kailangan kang matuli. O yun yung silyo. Sabaga, sa panahon natin ngayon, kapag nakipagtipan ka sa isang kumpanya, kailangan yung in-agreement, yung kinanglan, may silyo ng ano ng notary para matibay yung pinag-usapan nyo. O, yan ang exegesis, kapatid. O, kaya yung tuli, hindi yun yung tipan. Yun yung silyo ng kanilang tipan na si Abraham ay magiging ama ng mga mananampalataya ni Yahweh. Oh, Brother Larry. Tama naman lang kasulat naman yung ano eh, yung magiging ama siya sa lahi noong mga panahon na yun. Wala akong tutol yan. Ang tinutumbo ko kasi, kung sa pakikipagtipan, kung si Kristo ang bagong tipan, lumalabas si Moises at si Abraham, lumalabas parang silang tipan. Hindi nga, bro. Hindi nga, bro. Wag mong itulad. Magkaibang pa. Ang kanina, bro, ang explain ko kanina, ang tipan naman ni Yahweh kay Moises, yun ang completion sa unang tipan, no? Kasi kay Abraham, partial ng kanyang pakipagtipan sa mga Israel. Pagdating kay Moises, yun yung completion ng unang tipan ibinigay kay Moises. Napakarami nun. Utos yun. Basahin mo, Exodo chapter 19, 20, 21 to 23. Doon ang kanyang tipan. Ano naman ang silyo nun? Basahin mo muna dyan do, Exodo 24:4-5. Exodo 24:4-5? Oo, yun ang silyo na kanyang pakipagtipan ni Moises. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel.
Pagkatapos, hinutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pagkikipagkasundo kay Yahweh. Oh, yun yung silyo. Pagpatay sa mga hayop na ialay kay Yahweh para matupad yung mga yung tipan niya kasi mga ano kailangan may pagsusunog, no? Hebrews 9:22, without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. O kaya nga mga Israelita para sila mapatawad sa kanilang mga sala, kailangan nilang mag-alay ng dugo sa altar, no, ng mga nating karnero para papatawad ang kanilang mga kasalanan kasi yun yung tipan nila sa Diyos at sa Israel. May silyo talaga kapatid. Sa bagong tipan, kaya nga sabi ko kung ganito, sa bagong tipan, para yung tipan ng bagong tipan ng Diyos na inilagay niya sa isip at puso ng tao para matupad yun, kinakailangan ma-receive natin yung body and blood of Christ kasi si Kristo mismo ang naging alay sa kasalanan ng tao. Kaya nga mapakalino nun, ito ang bagong tipan na iaalay ko sa inyo. Kunin niyo ito at inumin bilang patanda ng aking bagong tipan. Kaya kung hindi ka nakareceive dyan, hindi ka nakipagtipan sa Diyos. Kaya ang essence ng bagong tipan, yung silyo ng bagong tipan na ikaw ay nakasunod sa pagkipagtipan sa Diyos, kinakailangan ma-receive mo yung body and blood of Christ. Okay, Brother Larry? Okay, ito. Ito tanong ko. Ang pagtutuli ba ay hindi tipan? Brother Genre, pagtutuli ba daw ay hindi tipan? Part siya ng tipan. Yan nga yung silyo ng tipan eh. Kung sabaga, yung pinakasunduan nila ni Moises para tumiba yun, kinakailangan ng silyo. Brother Jondo, ang tanong ko lang, ano ang sagot? Dapat yun lang sasagutin eh. Bahagi part bro, yun ang sagot niya bro. Bahagi ng tipan. Oh, ganun. Part ako, ng tipan yun. Bahagi ng tipan. Oo. Di sinabi niya kasi kanina eh. Sabi na kanina, ang pagtutuli daw ay hindi tipan, silyo lang. Silyo nga bro, kaya nga bahagi ng tipan dahil silyo. Ang punto ko dun bro, kapatid, ang punto ko dun, kasi ang sabi mo kasi kaganina na yung pagtutuli mismo ang tipan, kaya kinuri kita kaya hindi. Ang pinakatipan talaga, si Abraham magiging ama ng mga mananampalataya ni Yahweh. Yun ang pinakatipan. At para matupad yun, yung mga lahi niya, Abraham, kailangang matuli para makapasok sa bayang pinili ni Israel sa pamamagitan ng pagtutuli. Yun yung silyo doon. At analogically speaking ba, no? Yung blood compact, yung sa unang panahon, sa secular history, yung mga hari, pag nagkipagtipan sila sa ibang hari, nagkakaroon ng blood compact. Ibig sabihin, yung kanilang pinag-usapan, matibay yun dahil nagkakaroon ng blood compact. Yes. Yun yung silyo. Yes, blood compact dati. Ngayon, notaryo na. O, oh, karoon, notary club na. Ay, ito. Brother Dondo. Yes, go ahead. Ito, babasahin ko to, ah. Okay. Sabi ng kasama mo dyan, ang pagtutuli daw hindi tipan. Kanina yun, ah. Ito, babasahin ko. Ano talata yan? Ano talata yan, bro? Ito, 10 sa 10. Ha? Ito, 10. 10. 17-10. Nang? Genesis. Oh, sige, go ahead. Ito ang aking tipan sa inyong iingatan. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at ng inyong binhi. Pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. Ang sabi dito, ang tipan ng Diyos ay sinasabi niya, naiingatan sa akin at sa inyo at ang iyong binhi, pagkamatay ni Abraham, ay tutuluyin ang bawat lalaki sa inyo. Bawat lalaki sa kanila, tutuluyin, ang sabi ng Diyos, ito ang aking tipan. Yan ang tipan niya sa mga lahi ni Abraham. Kaya maliwanag naman na ang pagtutuli, tipan din yun. Brother Larry, sinagot ka na ni Brother John Ray na ang pagtutuli ay bahagi ng tipan. Yeah, hindi diba ba, kasi yung hindi bahagi, yun. Yung, hindi yung contradict, bro. Bro, Jundo. Yung sinasabi niya na bahagi ng tipan, wala nakasulat nun. Ang nakalagay rito, binhi, pagkamatay mo,
tutuliin ang lalaki sa inyo. Wala lang ang lalaki na bagay. Bro, wag kang masyadong ano bro, wag masyadong pilosopo dahil do hindi nga nabasa doon na yun ay selyo, pero kung uunawain ang talatang kaya ni Soriano ba? Walang nabasa sa Biblia na bawal sigarilyo. Nalala mo yung debate ni Soriano tsaka ni Blanco? Walang nabasa sa Biblia na bawal sigarilyo. Pero nung binasa niya ang Galacia 5:19 patuloy, sabi niya, kasamang sigarilyo doon, kasamang shabu, kasamang marijuana doon. Di ba? Doon walang nabasa ang shabu, sigarilyo, marijuana. Ganyan ang ibig sabihin ni Brother Junre. Merong yung selyo na yun, bahagi yun ng tipan. Huwag mo sabihin na hindi nabasa, hindi na talaga. Walang ganun. Dahil sa pagsasaliksik sa Biblia, kailangan unawain yan. Sige, next question na lang bro. Hindi nga eh. Yun nga ang masama kasi wala naman nakalagay. Yun ang sinasabi. Ano ang malino nakalagay rito kasi ang isa sa mga tipan ay ang pagtutuli. Yun ang malinaw. Hindi ito pwedeng pagtutuli. Wait lang. Idiritso ko na sa punto mo, ano ba yung punto mo sa New Testament? Huwag na tayo sa New Old Testament kasi natalakin yan yung sa New Testament na lang. Hindi eh, kayo lang naman nagdala rito sa Old Testament, hindi ako eh. Bro Larry, pinaliwanag ko na yan kanina, hindi ba? Gaya ng wait lang, Brother Junre, para maunawaan, dating daan to eh. Para maunawaan niya ang point mo, papaliwanag ko. Lagi magpaalam lang ako, huwag mo muna akong tawagin kasi magtatrabaho ako, ibigay mo muna sa iba. Sige, okay lang. Mabuti ba? Tayo na lang mag-usap. Wait lang. Ako host lang ako dito. Pwede akong mag-moderate, pwede akong magbigay linaw. Yung sagot ni Brother Junre sa'yo kanina, para lang yung ano ba, yung kay Soriano ba, alam mo yung debate ni Soriano tsaka ni Blanco? Walang nabasa si Garillo. Pero huwag mong sabihin na hindi yun ang punto dahil wala kang nabasang salitang selyo. Huwag mong sabihin ganun. Para lang yung si Garillo. Now, kung mabasa ko, sabi ni Soriano, kung mabasa kong si Garillo, minimum talo ka na. Di ba ganun ang gingyari? Kung dating daan ka, maunawaan mo ang ibig sabihin ni Brother Junre. Iba yun. Anong iba yun? Walang nabasa si Garillo doon. Iba ako magbabasa ako dito, mayroon na ang pagtutuli ay tipan. Bahagi nga bro. Iniiba niya. Iba yung sitwasyon nun ni Brother Soriano at sa atin ngayon. Bro, pareho lang yan bro. Kasi ang sabi mo kasi, walang sinasabi na... Tumahimik ka muna. Kasi walang sinasabi kasi doon kasi, sabi mo kasi kanina, walang sinasabi doon na selyo. Gawa mo lang yon. Pinaliwanag ni Junre na yung tuli... bahagi ng tipan yon dahil yon ang selyo ng pagtipan niya kay Abraham na siya magiging ama ng mga bansa. Ngayon, kung nabasa mo na ang tuli ay tipan, hindi yung contradict sa tindig ni Brother Junre kanina. Kaya sabi niya, bahagi. Ayun. So, move na tayo sa next na tanong. Go ahead. Magre-react lang ako dun sa sinabi mo. Okay. Unang sinabi niya kanina, ang tipan ay si Abraham ay magiging ama sa mga lahi niya. At ang pagtutuli ay hindi daw yun ang tipan. Yun ang sinabi na. Hindi ko naman nakakalimutan. Naririnig ko eh. Yun ang narinig ko. Kaya pinansin ko eh. Okay. Nagbasa ako ng talata. Okay. Nagbasa ako ng talata na ang pagtutuli ay tipan. Okay. Pwede naman hindi ko tutulan yung sinasabi ng Silio eh. Ang tinututulan ko lang... Ang sinabi niya, ang pagtutuli ay hindi tipan. Ayun. Kaya nga tinatanong ko siya eh, kung tipan ba ang pagtutuli? Binago niya ang sagot. Sabi niya, part daw ng tipan. Ang pagtutuli. Okay. Part daw ng tipan na ang pagtutuli. Okay, naunawaan ko na bro. Pinaklaro ko lang. Okay, naunawaan ko na. Talagang narinig ko rin kanina na sinabi ni Brother Junre na may nangyayari. Wait lang ha. May nakialam na naman. Sino ba yan? May nagpapasok na naman ng alien dito. Sino yan? Sino yan, bro?
Terminate natin. I-trace mo, bro. May pumasok na alien, bro. I-trace mo. Okay. Wala. Sinong tumanggap ng 000? Hindi ko tinanggap kanina eh. Ni-remove ko to eh. Okay. No problem. Tanas ha. Ni-remove ko tong 000 kanina eh. Terminated na, bro. Okay. Continue tayo dahil hindi na available si Brother Jun Ray dahil kailangan na niya magtrabaho. Move naman ako sa next naman na magtatanong ngayong gabi. Okay, move tayo. Brother Tata, good evening. Good evening sa iyo kay Brother Tata Rosal. Brother Tata Rosal, good evening. Brother Tata! Yes, good evening. Sandali lang. Kakarating lang. Nulat kang Dr. Daling kang Dr. Litsing, aming regular na banding. So, good evening sa lahat. Sa nandyan sa Zoom. So, kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagyan po lahat. Welcome po. At God bless us all. Back to you muna, Brother Jando. Mayroon sa akong kunin, Brother Jando. So, ano na bang, Brother Jando? Magtatanong si Brother Larry, tapos pipili ako kung sino sasagot. Sige, pero kalil lang. Bro Jando, bro, last lang bro. Ano? Karuin lang natin bro, no, na ang tandaan natin na sinabi niya kagaling na tipan ni ng Diyos kay Abraham. Ang tipan ng Diyos kay Abraham, yun pagiging ama. Yung sinabi niya pagtuloy bro, tipan after mamatay si Abraham. Sabi-sabi sa mga Israelita na yon. Yon, so... Diba? So yung tipan na yon pala na pagtutuli ay hindi kay Abraham kundi sa mga lahi ni Abraham pagkatapos ng mamatay ni Abraham. O ang sabi niya kasi kaganina yung si Abraham, di ba malinaw naman sa 17:5 ang tipan niya kay Abraham maging ama ng mga mananampalataya. Yes. Diba? At ang silyo noon yun yung pagtutuli. At ang katuparan noon yung after mamatay si Abraham na kinakailangan yung mga sumunod sa kanya kailangan man ayawag niyang anuin, huwag niyang lituhin ang mga manunood. Madalari, kasi, tama ba yun? Nakafocus siya kay Abraham kaganina eh. Madalari, tama ba yun? Pero hindi natin dinidinay na yung pagtutuloy pa, yun ang tipan. Hindi, wala akong tutol saan eh. Wala akong tutol. Ang issue dyan kasi, tipan. Kung sa mga anak ni Abraham ang mangyayari, tipan pa din yun. Wala kasi akong tutol. Pero ang point mo kasi kaganina, okay, so, bro. Ang point, so, tipan. Dito, kay Abraham. Yung nga, so tipan ng Diyos sa mga anak ni Abraham, hindi kay Abraham. Yes. Wala siya tutol, bro. Wala siya tutol. Sige, next question. Sige, muna sa iba, bro. Oh. Anong sunod na tanong mo, bro? May ibang sasagot? No? Yes, meron, bro. Meron mga ibang sasagot dito. Kahit na anong mo sa Katoliko, issue mo sa Katoliko, labas mo na lahat 'yan. Sige bro, ganito. Anong role ni Kristo sa bagong tipan? Okay, anong role naman ni Kristo sa bagong tipan? Okay, sino ang sasagot? Ha? Magsalita ang gustong sumagot, Brother Angel, Brother Romel, Brother Tata. Sino? Brother Tata Rosal? Sandali lang ha. Ibigay mo na sa iba. Binasa na mo dyan do. Hebrews 5:21-22. Wait lang. May tanong si ano eh. Si Brother Larry. Ano ang tungkulin ni Kristo sa bagong tipan? Yun ba? Anong rule niya? Brother Junre, ang sabi niya, anong rule niya? Sabi mo, binasa na niya kanina. Tama mo, binasa na niya kanina? Brother Junre? Hindi, sabi ko, ang rule niya, binasa ko na kanina, hindi niya narinig. Asahin mo na lang, City, yung Hebrew City, So, nandun ang sagot? Ano yung sagot? Binasa na kanina. Siya yung
siya yung yata ng mabuting tipan. Ah, nandun na pala yung sagot, bro, sa pinasa kanina, bro. Ibang tanong na lang, then nasagot na pala yung tanong na yan. Wala, hindi pa naman ako nagtatanong kanina na ganyan, ah. Pero okay lang, okay lang. Ako na lang magbabasa kung anong role niya. Ay, hindi. Dahil, ah, sige. Alam mo na ang sagot, alam mo na ang sagot. So, ibang tanong na lang, dahil nakuha mo na pala ang sagot, eh. Ibang tanong na lang. Yung talagang may ano ba? May init. Hindi, bro. Hindi ko naman sinasabi nakuha ko yung sagot. Eh, yung tanong ko kasi ngayon, hindi ko tinatanong kanina yan. Ba't niya sinasabi na sinasagot na yung tanong na yan? Eh, hindi ko sige, naman tinatanong, bro, kanina. Basahin mo yung talata, bro. Pag okay, move tayo sa next question. Hala nga, magtutulan namin, eh, may binasa ka na. Wala ako siguro yung magbabasa, bro, kung ano yung role ni Cristo. Para sige, Brother Romel, go ahead, Brother Romel. Sige, kung mapapakita natin, Brother Jando, yung Luke 22 verse 20, ako lang yung mababasa, pakita mo lang, bro. Okay, so Luke, ano yan? Luke 22:20. Yes. Okay, eto ngayon ang Luke 22:20. Ito ang sabi sa Luke 22:20. Yan. Gayun din naman ang saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Yun. Okay. Ito ah, kapatid. I will make it clear. So, kapag sasagot po yung punto per punto, we don't really rely on the word concept. Kasi sabi ng mga Bible scholar that is a word concept fallacy. So, mali po yun na yung ating attitude ay kailangan mababasa letra for letra. Pwede ba akong sumagot? Sige, go ahead, bro. Go ahead, bro. Masabat yata. Okay. Yung tanong niya, anong role ni Kristo sa bagong tipan? Oo nga, kaya nga, explain ko muna na kasi kanina pa na-notice natin at mula pang nakaraan na letra for letra yung kanyang gustong makikita dito. Well, ang katotohanan po kapatid ay hindi po dapat na ganoon yung ating konsepto. Yes. Dahil marami ka, sigurado po ay hindi ka pa makakapaghilamos po niyan kapag tinanong ka rin ng letra for letra. Okay, ano yung point ko doon? Yung role ni Kristo doon, ayon sa nabasa, siya yung nagpapatibay, yung dugo niya mismo o nagpapatibay ng bagong tipan. Kaya nga, hindi mo pwedeng itanggi na si Kristo talaga yun, yung bagong tipan, kasi siya yung papatibay ng bagong tipan. Bro Romel, sinabi na natin kanina, Bro Romel, na siya yung silyo. Yan ang pinaka-roll niya, siya ang silyo. Kung sabaga, hindi mo masusunod ang bagong tipan, kapatid, kapag hindi mo matanggap si Kristo, not through the Holy Eucharist. Yan ang pinaka-roll. Yes po, Bro John Ray, siya nga yung silyo, kaya nga siya yung nagpapatibay nga po. Iba kasi yung siya nagpapatibay at iba yung siya ang bagong tipan. Ako na lang magbabasa dito sa binabasa mo, bro. Pwede? Sige, bro. Go ahead, bro. Okay. Gayun din naman ang saro. Pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo. Malinaw eh, hindi mo na kailangan iintindihin kasi malinaw. Mm-hmm. Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo. Mm-hmm. Hindi naman sinasabi dito na ako ang bagong tipan eh. Okay. Hindi ko sinasabi, hindi ako naniniwala sa litra for litra. Mm-hmm. Sa akin lang, may matibay na batayan na medyo malapit naman sa totoo. Kasi hindi niyan napakalina naman na ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Yun, napakalina eh. Ngayon, ang tanong ko kanina, ano ang role ni Kristo sa bagong tipan? Okay. Eh, so, ako na lang siguro magbabasa. Sige, bro. Sige, kapatid. Mabasahin natin siya. Sige, ano? Sige, basahin mo na lang. Ano mabasahin mo?
Sa Hebreo. Hebreo? Sa Hebreo, 9:15. 9:15. Okay, go ahead. Babasahin ko. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutugos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Ang mga tinatawag na, ang mga tinatawag ay magsitanggap ng pangako ng manang walang hanggan. Eh ang ano niya eh, siya ang tagapamagitan ng bagong tipan. Hindi siya ang bagong tipan, ang linaw eh. Silyo nga eh, sabi nga namin silyo, siyang silyo. Anong silyo? Siya ang tagapamagitan ng bagong tipan, hindi siya ang bagong tipan. Eh, paniniwala niyo kasi. Siya ang bagong tipan, yun ang paniniwala niyo eh. Bro, silyo. Bro Larry, tanong ko lang ha. Tanong ko lang, itong binasa mo, Hebreo 9:15, ito na bang sagot sa tanong mo? Oh, yan ang sinabi yun. Oh, sige, next question na. Ikaw naman sumagot yung tanong. Question na. Okay, next question na. Ikaw na sumagot yung tanong mo eh. Oh, sige, next question na. Sige, sige. Kusando, kusando. Wala namang pinakaiba yung sagot natin at sagot niya. Yes, walang, yes bro, alam ko bro. Yes bro, alam ko bro. Next question na bro, John Ray. Next question na, okay na yun. Yes bro, alam ko bro. Walang pinagkaiba. Pero sabi niya, yun ang sagot sa tanong niya. Kaya, nasagot na pala. Then next question. Sige, next question. Reaction lang. Malaking pagkakaiba, bro. Malaking pagkakaiba. Ay, wag kang... bro, bro, kami ang nakakaalam sa aming aral, kaya wag kang mas marunong pa sa amin. Nasagot na ang tanong mo. Nasagot na ang tanong mo. Move na lang sa next question. Hey, bro. Dali lang ha. Hindi aral niyo kasi pinag-aralan ko eh. Yung isang Biblia lang. Wala akong pakialam sa wait aral. Wait lang. Kasi... ito, di ba ito nakakaunawa? Di ba ang sabi ko sa iyo... ilabas mo lahat ng mga issue mo sa Katoliko. Yun ang sinabi ko sa'yo kahapon. Oh, wala nang problema dun ah. Ito lang naman eh, nag-react lang ako. Pabayaan natin, iwanan natin. Sa na. Nakikita ko mo, nagpapapansin ka lang eh, kung ganyan eh. Anong nagpapapansin? Ilabas mo yung lahat ng issue mo sa Katoliko. Huwag mo ipakita sa amin na ganyan kayo umunawa ng Biblia. Wala kami pakialam kung paano kayo umunawa ng Biblia. Wala kami pakialam dun. Ilabas mo lahat ng issue mo sa Katoliko. Yun, ganyan ang gawin mo. Hindi ko inuunawa. Binabasa ko, maliwanag. Kayo ito nagpapala. Hindi. Wait lang ha. Ang sabi ko kahapon, balik ka, ilabas mo lahat ng issue mo sa Katoliko. Ang sabi mo ngayon, wala kang pakialam sa aral namin, ilang gusto mo, ilabas mo yung mga nalalaman mo. Ngayon, wala kaming pakialam sa nalalaman mo. Ang gusto namin, dahil nandito ka sa programa namin, ilabas mo lahat ng mga issue mo sa Katoliko para magkalinawan na tayo. Yun ang sinasabi ko, kahapon ko pala sinabi yan. Wala kaming pakialam sa unawa ng ang dating daan, dahil maraming mali. Kung gusto mo, akong pumili ng topic. Ano, payag ka? Wala akong... Ito na lang bro. Aral pala ng ang dating daan. Ang gusto mo talakayin natin. Gusto mo ako pumili ng talakayin natin. Bro, dyan daw. Isa lang bro. Pwede ba? Isa lang muna. Hindi aral ng dating bro, daan. Bro, aral sandali lang po. Aral dito. Sandali lang. Bro, Larry. Mali kayo dyan. Larry. Kayo lang. Wait lang. Brother Romel, go ahead. Okay. Brother Larry, gusto ko lang pong ma-clarify, maklaro kasi yung napaka-ganda naman para at clear yung stand dito ni Brother John Dono na magtatanong ka sa turo at akala ng si Bart. Isa lang tanong, Brother Larry, meron ka po bang nakikitang kahit na isang mali sa turo at aral ng simbahang Katoliko? Kahit isa lang po? Kahit isa? Mm. Uy! Okay, isa lang, magbigay ka ng maling turo. Aral ng simbahang Katoliko. Official ng turo ah. Hindi yung kuro-kuro lang. Ako, marami. Mm. Ano yung isa? Ano yun? Sige, isa pa. Ano? Ano yun? Una yung rosaryo. Wala sa Biblia yan. Oh yan, sige. Okay, rosaryo, yan yung pag-usapan natin, yan. Rosaryo. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko talaga kayo natin, so, rosaryo. Sige, magtanong ka patungkol sa rosaryo. Yun nga eh. Ano nga? Ilabas niyo yung rosaryo. Magtanong ka patungkol sa rosaryo. Ilabas niyo ang rosaryo. Ano ang mali? Rosaryo bro, Larry. Ano yung mali sa rosaryo? Ano?
ang rosaryo, yung nobina, yung dasal na paulit-ulit. Ah, so ang issue mo ngayon, yung dasal okay. na paulit-ulit. O sige, ano ang tanong mo? Anong issue eh? O sige, ano ang tanong mo bro patungkol sa dasal na paulit-ulit? Anong tanong yun nga eh? Yung bang dasal na paulit-ulit ay... Wala ka namang tanong doon bro. Ano yung tanong mo doon bro? Yun na eh, tanong ko, yun daw, yung bang dasal na paulit-ulit, biblical? Oh, biblical yun. Ah, yun, okay. Okay, bro, dyan doon, ikaw nang bala. Tanong na yun. Biblical yun. O sige, patunayan mo. O eto, babasa ko talata ha. O, makinig ka kung paulit-ulit ba. Brother Romel, ikaw yung yes. ano akong paulit-ulit ba, Brother Romel ha? Sundan okay, okay. mo na lang ako. Ang dating Biblia, Awit 136. Babasa ako tapos ikaw yung tagadugtong ha. Okay. Okay, ganito. Sabi ganito. Sige, sundan mo ako. Ayan. Mm-hmm. O, mga pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magkailanman. O, mga pasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magkailanman. O, mga pasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na naglatag ng lupa sa ibabaw ng tubig. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga dakilang tanglaw. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Nang araw upang magpuno sa araw. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Nang buwan at nang mga bituin upang magpuno sa gabi. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na sumakit sa Ehipto sa kanilang mga panganay. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ayun, kung tatapusin natin yan, Brother John, Brother Romel, hanggang sa dulo, paulit-ulit lang eh. Yes, exactly. Tanong, mali ba to, Brother Larry? Tanong ba nababasa yan? Ito, tanongin mo sa Brother John, kung mali. Hindi niya pa nabasa pala. Awit 136, bro. Saan niyo ba nababasa sa New Testament o sa Old Testament yan? Old Testament, bro. Sa Biblia. Ito, tanong ko sa'yo, ito bang binasa namin ngayon, ulit-ulit o hindi? Utos ba niya, ano yan? Hindi, sumagot ka. Sumagot ka. Hindi namin tinatanong kung utos ba ito. Ang tanong namin sa'yo, paulit-ulit ba ito? Hindi, sumagot ka kasi. Sumagot ka kasi, binasa nga namin eh. Itong binasa ba namin ngayon, alam ng dating daan na ang awit ay dasal. Dasal ha? Itong awit ito, dasal ito. Tanong, paulit-ulit ba ito, yes or no? Wala akong problema dyan kung inuulit-ulit yan. Yes or no? Yes or no? Tama ba? Okay. Yes. Ulit-ulit ba to? Yes or no? Oo, inuulit-ulit. Yes, oh, yes. May paulit-ulit tama yan. Tama o mali? Ang sagot, tama o mali? Ay, walang mali dyan. Nakasulat eh. Okay. Ayan na, walang mali. Nahulog na. Budget. Ang ginagawa niyo, ang mali kasi hindi nakasulat. Anong mali? Una muna, ang tanong ko, doon yun sa panahon ng Kristiyano. Ah, sige. Sinabi mo. Panahon ng Kristiyano, bro, dyan to. Sige. Panahon ng Kristiyano gusto niya. Hindi doon nakasulat, bro, yung panalangin. Wait okay, lang, ama namin tayo. Ang sabi niya, mali daw dahil ang dasal daw hindi nakasulat. Sinasangayunan mo ba, Brother Larry, na isa sa amin sa rosary, yung Our Father? Yes or no? Ano ulit? Sangayon ka ba na dasal namin sa rosary yung Our Father? Yes or no? Sangayon ba ako na dasal niyo? No, sa rosary ang Our Father. Yes or no? Ay, ginagamit yun. Hindi, yes. Oh, nakasulat pa sa Biblia yan o wala? Nakasulat yan. Tama ang mali. Tama nga sa Biblia, mali ang ginawa niyo. Alam mo kung bakit?
Ayun. Tatanungin, alam mo ba kung bakit mali ang ginagawa nyo? Nakasulat, tinuro ni Kristo yan. Ama namin. Ito, ito. Hindi na sinasabi, hindi na sinasabing ulit-ulitin niyo. Ito, ito, ito. Bro, mali kasi yung, bro, ganito yan, bro. Mali kasi yung unawa mo, bro, sa Mateo 6:7 ba yun, Brother Romel? Ayun, yes. Mateo 6:7. Mali kasi yung pagkaunawa mo sa Mateo 6:7. Sabi kasi dito, at sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Yung palang paulit-ulit ng walang kabuluhan, yun pala ang huwag nating gawin. Inuulit-ulit nga eh, kaya nagiging walang kabuluhan eh. Ah, ganun ba yung unawa mo? Sigurado ka sa tindig mong yan. Sigurado ka ba, bro? Sigurado ka ba sa tindig mong yan, bro? Na yan ang tama, bro? Aba, yun nga nakasulat eh. Kaya nagiging walang kabuluhan yan dahil inulit-ulit. Ah, kung mabasa ko, bro, kung mabasa ko sa Biblia ngayon, yung walang kabuluhang pakikipagdebate, alin ang walang kabuluhan doon? Sagot. Depende sa pinag-uusapan. Hindi. Kasi kapag walang kabuluhang paulit-ulit, kaya naging walang kabuluhan kasi inulit-ulit. Ngayon kung mabasa ko naman, bro, walang kabuluhang pakikipagdebate, bro. Alin ang walang kabuluhan doon? Walang koneksyon sa padalangin. Ano, pareho lang yan. Ikaw talaga. Napakasinungaling mo. Eto, babasahin ko. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Sabi mo kanina, kapag walang kabuluhan, ang inuulit-ulit mo, yun ang bawal. Sabi mo, mali. Dahil ang walang kabuluhan dyan, yung paulit-ulit. Eto tayo ngayon, the same grammar, bro, ha? The same grammar, ha? Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Tanong ko, sumasang-ayon ka ba dito na ang walang kabuluhan ay pakikipagdebate? Ang pakikipagdebate na walang kabuluhan. Yun ang bawal. Hindi talaga tama. Ayun, yun naman pala eh. So yung paulit-ulit ng walang kabuluhan, yun ang hindi tama. Pero kapag tama naman ng inulit-ulit, anako, hindi makabuluhan yun. Ikaw talaga. Ano? Makabuluhan yun. Eto ngayon oh, kapag ang pakikipagdebate mo. Sino magsabi sa'yo? Ikaw. Eto nga, sagot mo yung binatay ko. Iba kasi yung pakikipagdebate, nagtaka nga ako. Anong iba? Ito na ngayon, oh. the same grammar, oh. Walang kabuluhang pakikipagdebate. Kung tama yung paliwanag mo kanina, na naging walang kabuluhan kasi inulit-ulit-ulit, and then naging walang kabuluhan, yun ang pakikipagdebate. Sagot mo yan. Tapos ngayon, babawi ka na naman. Ang issue dyan kasi panalangin na paulit-ulit. Ang pakikipagdebate, kung walang size, pareho ng panalangin. The same yan, bro. Huwag kang sirado ang isip. Meron nang nag-report sa amin na hindi ka tumatanggap ng sagot. Ikaw ang nagsabi mismo kanina, yung walang kabuluhang paulit-ulit, sabi ko, okay lang ulit-ulitin, basta makabuluhan. Pag walang kabuluhan, inulit-ulit mo, yun ang bawal. Sabi mo, mali, pinagtawanan mo pa nga ako eh. Sabi mo kasi, yung paulit-ulit, yun mismo ang walang kabuluhan. Eto ngayon, the same grammar naman, iwasan mo ang walang kabuluhan pagkikipagdebate. Kung tama yung paliwanag mo kanina, yung paulit-ulit mismo ang walang kabuluhan, then lilitaw sa talatang ito, yung pagkikipagdebate mismo ang walang kabuluhan. Eh kaso nakikipagdebate ka eh. Kaya biglang nagbago yung tindig mo. Biglang lumiko sa paliwanag namin na ang pagkikipagdebate, kung makabuluhan naman, tama yun. O ngayon, yun ang paliwanag namin. Kaya nahuli ka sa talata mismo, brother. Next question na lang. Hindi. Abo Janda, pwede ba ako magtanong sa iyo? Isa lang, bro. Ang pakikipagdebate, iba yun sa panalangin. Tanggap mo ba? Bro, Larry, alam mo ba? Iba ang panalangin. Wala kang bro, ibang panalangin. Alam mo ba ang ginamit sa Greek doon sa Mateo 6:7? Ano ang Greek doon? Alam mo, bro, wag na tayo magbanggit ng Greek. Okay, bro, tinatanong kanya, bro. Parang napakahulay. Allergy sa bro. Bro, tinatanong kanya, bro. Ano daw sa Greek yung Mateo 6:7? Hindi naman,
Hindi naman kayo pinanganak doon. Bro, kasi isa sa paraan para maunawaan. Hey, isa sa paraan. Yes, bro Larry. Isa kasi sa paraan, bro Larry, para hindi kasi ngayong panahon natin napakaraming translation, hindi natin alam alin ang tamang translation. Kaya dapat bumalik ka sa original Greek, no? Kasi ang tamang salin talaga niyan, hindi pa ulit-ulit. Bubbling. Babasahin mo sa NIV, basahin mo sa NIV mo dyan do. Okay, yan talaga ang tamang salin. Mateo. Alin ang bawal na panalangin? Mateo 6:7. NIV. Oo. O sige, ito NIV. Ano sabi sa NIV? And when you pray, do not keep on bubbling like pagans. Yan ang tama. Yan ang tamang salin. Hindi pa ulit-ulit. Bubbling. Ano ba yung bubbling? Yung sounds like yung mga ginagawa ng mga pastor ngayon na nagsalala, salala, salala. Yan mga bubbling words yan. Yan ang pinagbabawal ng Diyos na huwag dapat gawin. Hindi yung paulit-ulit kasi sa Biblia, maging ang Panginoong Jesucristo nagdasal ng paulit-ulit din, baka hindi mo alam. Anong talata yan? Anong talata yan, bro? Nasa Mateo 26. 26, 44. Okay, 26:44. Basahin natin. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayon ding mga salita. Oh, nanalangin ang Panginoong Jesucristo gayon ding salita. Sa hindi masama ang panalangin na paulit-ulit. Nabase kasi kayo sa maling translation. Ang translation talaga nun, bubbling, hindi paulit-ulit. Kapatid, na sana maunawaan mo. Maraming salamat. Sinasabi ni Kristo diyan. Ano yung sinabi ni Kristo? Inulit nga ni Kristo yung dasal niya, pero hindi naman siya nananatili diyan. Iba yung ginagawa niyo kasi. Yan, tradisyon na naman yan. Tradisyon na paliwanag na naman yan, bro. Isang oras kayo nakalok. Inulit. Hindi, huwag ka muna sumabat, bro. Kasi papakinggan mo kayo eh. Sige, go ahead. Huwag ka sumingit. Sige, go ahead. Ang ginagawa ni Kristo, umaalis siya. Umabalik. Ulit-ulit, inuulit na yun, hindi naman on time. Diyan na inuulit-ulit. Hindi naman katagaya ng ginagawa niya eh. Isang oras kayo diyan. Ilang beses na sinasabi yung ama namin. Abag inong maa. Ilang beses yan. Ang dami. Yun ang paulit-ulit. Yung sinasabi ni Kristo, yung dasal ni Kristo, wala masama doon. Interruption, brother, yan daw. Yes, brother, Tata, go ahead. Clarification lang eh sa kanya brother yan do. Yung term na paulit-ulit, sa ngayon ka yung the same word? Hindi. Ano? Ang term na paulit-ulit na dasal, sa ngayon ka the same word yun? The same word lang yun. Ulit mo yung ganun pa rin sinasabi mo. Yun ang hindi maganda. The same word. The same word ba ang pinaulit-ulit? The same word? O ibang salita naman, isang word naman? The same ngayon sinasabi nyo eh. Okay. Ang ginawa ni Jesus, the same word na pangatlong inulit-ulit, the same word yun, hindi the same word. The same man ang sinasabi ni Kristo, pero umaalis okay. Siya. Hindi gagaya na ginagawa niyo. So sa ngayon ka na, ang pagulit-ulit ng the same word, hindi, mali. Dahil yun ginawa ni Jesus, ni Kristo. Ginagawa niya, walang problema doon okay. Kasi umaalis. Oh. Brother Larry, wala kami pakialam sa umaalis ba o hindi. Ang tanong niya, the same word ba yon? Tama ba na si Kristo, the same word pa rin? The same nga, walang problema doon. Hindi naman on time na nandyan siya, isang oras siya nagdadasal, dalawang oras. Walang problema ba, Tata, the same word? Okay, the same word. Dahil hindi mali ang pagdasal ng the same word. Sinunod ba yun sa mga NGC? Ay, hindi. Ano? Sabi mo, hindi mali. Tama yung magdasal na the same word katulad ni Jesus. Sabi mo, okay lang yun. Sinunod yung mga NGC? Ay, hindi. Sinunod? Yung the same word. Oh, dahil yun ang ginawa ni Jesus. The same word ba? The same word. Sinunod ba ng MCGI? Wala naman. Bakit may utos ba si Kristo hindi, na... Hindi tinatanong kong utos. Huwag ka muna magpalusot. Hindi tinatanong kong utos. Ang tanong ni Brother Tata ngayon, ginagawa ba ng MCGI ang ginawa ni Kristo na nagdasal the same word ulit-ulit? Walang utos doon na gagawin yun. Hindi nga tinatanong kung mayroong utos o hindi. Bro, huwag kang ang tinatanong sa'yo,
Ginagawa ba ng MCGI ang ginawa ni Kristo na nagdasal the same word inulit-ulit? Yes or no? Nasa amin na yun. Yes bro or Jando. No? Wag kang. Nasa amin na yun. Yes or no? Bro Jando. Mute ka kapag hindi ka nasa rule niyan kanina na kapag yes, hindi, yes or no muna. Kapag hindi. Bro Jando. Yes, Brother Angel. Hindi, i-unmute mo nga yan. Malinaw ang tanong niya kanina eh. Bro Larry, malinaw ang tanong mo. May mababasa ka bang sa Biblia na umulit ng dasal? Yes, bro. Bro. Napaka-clear nun. Tanong natin uli sa kanya. Ayan, ha? Malinaw. Nga. May mababasa ka bang... Yun nga, bro. Bro Angel. Larry, tanong mo yan, di ba? Na may mababasa ka ba na paubulit ng, na pwedeng umulit ng dasal? Yan ang tanong mo. Ngayon, binigyan ka at sasabihin mo, ay, mali yan, mali. Sabi ba niya sa New Testament daw, sa New Testament? New Testament. Binigyan ka. Eh ngayon, tutol ka ng tutol. Eh, nagtanong ka, saan mababasa na may umulit? Ayan nga po. At saka, bro Jando, nagtanong siya, bro Jando, na kung may nababasa ba na inutos yan. Eh, kung may mabasa, kapatid, eh, aminin mo mali ka. Mamaya na yung utos, bro. Oh, sige. Yun muna tanong kong isa. Yun muna isa. Bro. Yun muna tanong ni Brother Tata, mamaya na yung utos. Ang tanong ni Brother Tata, ginawa yan ni Kristo, magdasal, the same word, and ulit-ulit. Ang tanong niya, ginagawa ba yan ng MCGI? Pakisagot, Brother Larry. Yes or no? Andali lang. Wag mo na lang i-mute kasi hindi ko naman kayo isingitan. Ang bihira, oh. Walang ano. Wag mong i-mute ako. I-mute ko, bro. Yan ang patakaran ko kanina na kapag hindi sumagot ng diretso sa tanong, i-mute. Which is okay naman sa'yo. Wala ka namang reklamo kanina. Kaya yeah, ulitin namin ang tanong sa'yo, dahil sumang-ayon ka na the same word ang ginawa ni Kristo sa kanyang pagdasal, paulit-ulit yon. Tanong ni Brother Tata ngayon, ginagawa ba yon ng MCGI ang ginagawa ni Kristo na nagdasal, the same word, inulit-ulit? Yes or no? Yes, pwede! Hindi, anong pwede? Klaruhin mo! Pwede. Ginagawa ang kaninyo o hindi nyo ginagawa? Pwede gawin. Yes, pwede yan. Hindi naman. Tinanggihan niya kanina. Siya ngayon ano yung tinanggihan niya kanina? Bertata. Hindi. Hindi. Kasi sabi niya kasi sabi niya kasi. Hindi naman ako tutol eh. Hindi naman ako tutol kung Kristo. Hindi. Tutol ako sa aral niyo. Ang tanong. Ang tanong ni Bertata, gaya ng, ito ah, isingit kita yung aral namin. Kasi kami Katoliko, gaya ni Kristo, the same word in ulit-ulit. Tanong ko sa iyo ngayon. yung sa inyo ba sa MCGI, ginagawa nyo rin ba yung ginagawa namin na ginagawa ni Kristo, the same word, inulit-ulit? Yes or no? Sabi mo, pwede. Dahil sinabi mo ngayon, pwede, ibig sabihin, hindi nyo pa ginagawa. Hindi ko masabi yan na ginagawa, basta pwede yan. Ano? Hindi mo alam yung dasal nyo? Ginagawa nyo na ba o hindi pa? Mayroon kaming panalangin naman. Pero hindi kami nananalangin nang paulit-ulit na on time diyan pa rin. Diyan ginagawa sa hindi, hindi yan ang tanong, bro. Wala. Hindi yan ang tanong kung nandiyan pa rin ba o wala. Ang tanong, yung dasal ba na inuulit-ulit ba the same word? The same word, ginagawa nyo ba yan? Sabi mo kasi, pwede. Ibig sabihin, hindi nyo pa ginagawa. Tama ba yung unawa ko? Hindi nyo pa ginagawa kasi sabi mo, pwede? Eh, hindi ko napapansin. Ay, hindi mo kabisado ang dasal nyo sa MCGI? Ano? Hindi mo kabisado ang dasal nyo sa MCGI? Hindi naman kinakabisado yung dasal, ah. Hindi mo ba kabisado yung dasal nyo sa MCGI na may mabakakataon na ginagawa nyo ulit-ulit o hindi? Wala akong napansin. Ah, wala. So, hindi nila ginagawa. Yun naman din salita doon. Hindi nila ginagawa. Hindi naman makulit ang Diyos, ba't maulit-ulitin? O, yun. Kaya kanina... Yung dasal niya sa ano, bro? Sa awit 736, bro. Makulit ba ang Diyos doon?
Wala naman pinagbabawal doon. Hindi, sa... tanong, sagutin mo tanong. Yung sa binasa namin kanina sa awit 136, ibig sabihin ba nung makulit ang Diyos? Eh, hindi siya makulit. Si utos na yun eh. Asan mo mabasa na utos na yung ulit-ulitin yun? Nagkamali lang ako na sinabi. Hindi. Habulin kita doon. Habulin kita doon. Sabi mo kasi, utos yun ng Panginoon yung ginawa ni David na ang dasal inuulit-ulit. So, ang tanong ko ngayon, saan mo nabasa na yung awit sa, yung dasal ni David sa awit 136 ay utos yun ng Diyos na ulit-ulitin niya? Nagkamali nga ako na sinabi. Ah, sige. Yan, nagkamali siya na sinasabi. Ngayon, ulitin ko tanong ko. Yung dasal ba sa awit 136, ibig sabihin ba nun makulit ang Diyos? Hindi. Oh, yun pala. Tapos. Iba kasi yung ibang tanong naman, bro. May authority ang gumagawa. Bro, ibang tanong naman ako. Oh, ibang tanong naman. Nabigyan na ng linaw, ibang tanong naman. Maganda usapan natin ah. Ayos ah, bro, ayos yan. Ah, sige. Bro, nabanggit niya, wala daw tayo sa authority. Pag-usapan, authority. Ah, mamaya na yan. Sige. Sabi niya. Huwag mo kasi isingit yan. Wala ka rin naman ano dyan eh. Sige, Brother Larry. Go ahead, next question. Ito, bro. Paano ba nagiging Papa sa Roma si Pedro? Ayon sa Biblia. Paano naging papa si Roma sa Pedro ayon sa Biblia? Brother Angel, willing ka sumagot doon? Paano naging papa sa Roma si Pedro? Willing ka sumagot, Brother Angel? Ikaw, napakaganda ng tanong mo, kapatid. Unang-una, dapat malaman mo na ang Biblia, tandaan po natin, no? Ang Biblia ay pagdating sa history, hindi yan kompleto. Hindi nga nakalagay diyan kung paano ba namatay si Apostol Pedro, tama po ba? Pwede pa kasingit? Yes po. Oh, ito. Yung kamatay ng mga apostol, hindi doktrina yan eh. Hindi doktrina ng Christian eh. Yung papa niya sa Roma, yung pagtatawag niya ng papa sa Roma, doktrina ninyo yan. Doktrina ng Katoliko yan. Ngayon, yung kamatay ng mga apostol, hindi naman doktrina yan eh. Pag nalaman mo ang pitsa ng kamatayan nila, buwan at hindi kaligtasan yan. Kasi hindi turo nila yan eh. Okay. Ang turo, ang pag-usapan natin, turo nyo yan, doktrina nyo, na si Pedro ay pagiging unang papa sa Roma, ayon sa Biblia, patunayan nyo. Okay, so, Brother Angel, sagutin mo. Okay, malinaw po ang ano natin, no? O sige, kung hindi sabi mo, hindi yan doktrina, kailangan maitanong din kita kasi kapag binigyan kita ng history pala ng mga apostol, hindi mo paniniwalaan. Pag binigyan kita kung saan napunta si Apostol Pedro, hindi mo rin paniniwalaan dahil sabi mo lahat dapat nasa Biblia dapat kasi hindi siya doktrina. Tanong, mahalaga ba kung malaman kung saan pinasa yung authority ng mga ano? Mahalaga ba yun o hindi? Kung saan sing authority ni binigay ni Jesus. Dito muna po tayo nga pakibasa. Mateo 18:18 na po. Brother Angel, mukhang malayo Angel. Yan sa tanong ko. Ako na lang sasagot mo dyan do. Ah, sige, ikaw na lang, Brother John Ray. Sige, Brother John Ray. Yes, una-una, dapat palaman natin kapatid na yung privilege no na ng kaharian sa Israel, inilipat yun ng Diyos. Dahil hindi nila tinanggap si Kristo, no? Juan 11, hindi tinanggap si Kristo na kanyang sariling bayan. Kaya sa Mateo 24, 43, 20, 21, inilipat yung kaharian na yon sa ibang bayan. Ano, saang bayan yon? 23:11 naman ang gawa, inilipat sa Roma. So yan ang, ano lang, madalian, kasi parang hindi na tumagal. Kaya bakit siya naging... Bro,
Oh. May dadagdag po ako dyan kung sinasabi mamaya ng Rachel. Sa Roma, Papa sa Roma. O kaya nga, paano naging Papa sa Roma? Dadagdag ko lang dyan sa ano, na nasa Biblia, na si Pedro nasa Roma. So mayroon ako yung may bibigay. Yes. Oh. Junior, wait lang. Wait lang, Junior. Sige, Brother Rachel, go ahead. Yes. Yun lang nga po kasi yung sinasabi natin. No? Yung sinasabing magiging Papa sa Roma, tanungin na sinasabi mo, nasa Biblia ba yun? Yan ba yung tanong? Yes. Paano daw patutunayan sa Biblia na si Pedro ay naging Papa sa Roma? Paano natin papapatunayan na Papa na siya? Okay. Unang Pedro nga po, tingnan natin, Living Bible. Okay, the Living Bible sa unang Pedro. Chapter 5 verse 13 nga po. 5 verse 13. Ang sabi ay ganito. Biblical ba? The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send you her greetings, so does my son Mark. Ang sabi niya, son Mark, ang pagdating sa Tagalog dito, mahal kong anak sa pananampalataya. Tanong, anak niya na una-una, nasa Rome ba si ano dyan o wala? Church here in Rome. Nasa Rome si Pope Apostol Pedro na Pope Pedro o wala? Nasa Roma bro, the church here in Rome. Si Larry, bro Larry. Nasa Roma ba? Bro Larry, ay, wala naman akong na... Ano ba? Anong talaga tayo? 3S5, 13? Yan ang sinasabi natin. Isa lang po ba Bible lang ginagamit nyo, brother? Ang daming Bible, ha? Isang Bible lang alam nila, eh. Ang dating Biblia lang isa yata. Isa lang Bible lang alam mo, brother? Hindi, babayan natin sa sumagot sa mga tanong ko. Isa lang po ba ang alam mong Bible o marami? Ginagamit ko yung Bible nito. May Holy Bible na Tagalog pa rin ang nakasulat. At yung Biblia. Dadalawa lang. Umpisan, binabasa ko yung magandang balita. Ganon, binabasa ko yun. Ito ang Living Bible na ginamit ni Brother Angel. Alam mo to. Ayan, yung Bible na yan. Alam mo yan, the Living Bible, hindi. Wala akong Biblia na ganyan. Oh, alam mo kasi ako, hindi naman kasi ako ano yun, kung saan Papa Bor, doon ko binabasa, hindi ako ganon. Oh, sige, dahil... Ito anong, na, Papa, anong Papa Bor? Natatanong ko ako, nasaan ba mababasa na sa Rome si Pope? Ayan, si Papa. Ayan, binabasa na bro. Malinaw yan bro. Ano bang mali dyan? Okay, unang pin lang ito, Brinjen. Unang pin lang ito. Anong talaga ba yan? Anong talaga ba yan, bro? Sandali, bro, Junry. Sandali, bro, Junry. Sige. Yan na nga eh. Akala, yan ang napapala na nabibiktima kasi ng maling aral eh. Sige nga po, ako lang po kasi yung Bible na binabasa nyo, bro, may English translation, may mga version, kaya nga sa inyo, version lang eh. So, dapat magbasa rin kayo sa English, ang English salin, kapatid, pare-pareho po yan. Mayroon naman, At, hindi, anong talata? Unang Pedro 5:13 pa? Opo, i-insert mo sa internet ngayon, The Living Bible, 1 Peter chapter 5, verse 13. Ano ba nakalagay dyan? May Roma ba binabanggit dyan? Yes, the church here in Rome. Po. Basahin ko ha, panoorin mo kasi. The church here in Rome. Sa Tagalog, ang iglesia dito sa Roma. She is your sister in the Lord, send you her greetings, so does my son Mark. Layo naman kasi nakalagay. Binabati kayo ng nasa Babylonia. Bro, hindi niya tinatanong yung ang dating Biblia, bro. Bro, hindi niya tinatanong yung ang dating Biblia. Ang tanong niya ngayon, sangayon ka ba na nabasa dito sa ano sa The Living Bible sa 1 Peter 5:13 na si Apostol Pedro ay nasa Roma, yes or no? Kung ano, yes or no, yes, bro, yes or no? Tanggap mo ba sa The Living Bible? Tanggap mo ba sa The Living Bible? Sabi ni Brother Angel, sa 1 Peter 5:13 ng The Living Bible, si Apostol Pedro ay nasa Roma. Yes or no? Oh yes, nandyan. Sabi niyo. Yun, nasa nandyan Roma. Eh. Okay, Brother Angel, go ahead. Next question. Nasagot na po yung tanong niyo. At sabi niya dito, pag sinabi niya, my son's Mark, wala naman pong anak si Apostol Pedro na nakalagay sa Biblia. Tanong, yung son's Mark niya, isa pananampalataya. Tama po ba yon? Anak niya sa pananampalataya. Tama po ba, kapatid? Hindi. Hindi mo nasagot yung tanong eh. Ang tanong ko, kung paano naging Papa sa Roma? Kasi mo nakalagay sa Biblia. Ayun ang sinagot na niya, bro. Isang talata lang sagot niya. Si Apostol Pablo may anak siya sa pananampalataya. Si Apostol Pablo. Anak. Papa. Anak sa pananampalataya. Pero wala kang mababasang sitas na si Pablo. Uy, nagliletra po letra na naman.
Bro, okay, sandali po. Wala letra, bro, letra, bro, letra, John, letra, letra lang. Ka na naman. Natin. Maganda to. Oh, sabi niya, anak, may anak sa pananampalataya si Marcos. Ano ang tawag ngayon ni Marcos kay Apostol Pedro? Ayun ang hanapin mo kung tinatawag siyang papa o ama. Oh, okay. Anong tawag mo ano sa ka, ano pag bro? Ikaw ba, anak mo, anong tawag sa'yo? Oh, anak mo, anong tawag sa'yo? Anak sa laman niyang hindi, sinasabi hindi, niya. Hindi, eh. Hindi, hindi, hindi. Kaya nga, ikaw anong nga tawag eh. Sa'yo anong ng anak mo? Sa'yo ng anak mo? Siyempre, kung anak ko yan, ako ang ama, ang tawag sa akin, ama. Yung anak sa pananampalataya, iba yun. Oh, pag anak sa pananampalataya nga po, halimbawa ikaw, may anak ka sa pananampalataya, anong tawag mo sa tatay mo sa pananampalataya? Ay, bakit tatay? Dapat tatawag mo, kapatid. Ah, kapatid? Anak nga ang tawag mo. Wait lang, Brother Angel, wait lang. May lilinawin lang ako sa kanya. Sabi niya kasi, ang tawag daw kapatid. Ano ang tawag ng mga Israelita kay Abraham? Kapatid o ama? Si Abraham kasi may kapatid nakasulat na siya ang magiging ama ng lahi. Kaya ano, walang nasama doon, tatawagin ano? Siyang ama kasi ayun. Nakasulat. Ngayon, tanong. Wala, hindi ako tutul yan. Biological niya anak ba yun? Tinutulan ko lang yung paraan niyo. Hindi. Tuturo kayo. Yung paraan mo ang ginagamit ko, bro. Bro, Larry. Ipaliwanag ka natin mo dyan, do. Wala naman akong tupo kay Abraham eh. Wala akong tupo dyan. Yes, paliwanag ko na lang, no, kasi para maunawaan ng maigi. Kasi technical kasi yung ginagamit natin na paraan na pagsagot. So, bakit siya naging ama kapatid, no? Dahil biblically, si Pedro binigyan niya ng Yahweh ng pasahin natin mo dyan, do, kung ano ibinigay ng Diyos kaya kay Pedro. Matthew 16:18, bro. Okay, Matthew 16:18, kung ano yung ginigay kay Pedro. O, di, basahin natin. 16:18 to 19 o 16:19? Yung susi, yung binigay sa kanya. Okay. 18 ba yun ang sabi ganito, I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth, will have already been bound in heaven, and whatever you loose, permit, declare lawful on earth, will have already been loosed in heaven. Yun. So malinaw na si Pedro binigyan ng susi. In biblical principle, bro, ang taong binigyan ng susi, nagiging ama. No? Isaiah 22:21 mo dyan, do? Pakibasa. Binigyan ng susi, nagiging ama. Isaiah 22:21 Okay, ito ang sabi dito. At aking susuutan siya ng iyong balabal. At patitibayin siya ng iyong pamigis at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay at siya ay magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sambahayan ni Juda. Malinaw na yung katungkulan ni Pedro bilang isang ama or papa. Kasi papa po, parehas lang yun. Ama ng mananampalataya. Kaya siya naging ama o papa sa Roma kasi binasa na kanina, nakapunta naman siya ng Roma. Hindi mo naman tinutulan na hindi siya pumunta ng Roma. Ayon sa talata, nabasa, siya ay nakapunta ng Roma. So siya ang naging ama sa Roma kasi ang gusto ko nga sana ng explain kanina no, para may foundation tayo, yun kasing privilege na kaharian ng Diyos na pinili bilang bayan ng Diyos, kinuha yun sa mga Israelita. No, Matthew 21:43, kinuha sa kanila at ililipat sa isang lugar. O saan, anong lugar yun ililipat? 21:23:11 naman ang gawa sa San Pablo, inutusan kung paano mo ako pinatotohanan sa Jerusalem, patotohanan mo ako sa Roma. Kaya nung pumunta si San Pablo sa Roma, 1:8, yung pananampalataya na naging ng Roma, naging bantog sa lahat ng bayan. Ay sinong namuno doon kung hindi si Pedro? Eh si Pedro napunta naman ng Roma, malino naman sa binasa natin. So, kaya siya naging ama sa Roma o papa sa Roma sapagkat bilang taga-kahalili ni Kristo na binigyan ng susi, siya ang ginawang ama ng mananampalataya, kapatid na Larry. Brother Jando, Brother Jando. Yes. Brother Jando. Yes, go ahead, Brother Tata. Okay. Well, bago mag-follow up, sandali lang. Brother. Ang tanong, tama naman yung sagot ni brother niya na magkasamahan na paanong naging papa si San Pedro. Kahit pang tama na natin yung sagot natin based po sa ating doktrina,
hindi niya tanggapin. Yes. Kahit tanggapin niya, makatulik ko siya, tanggapin niya. Yes. So ang ating sagot para yun sa mga nanonood. Yes. Hindi para sa kanya. Yes. Tanggapin man niya, hindi. Wala tayong problema. Basta nasagot natin ang kanyang tanong based atong doktrina. Pero ngayon, ano po ba? May acronym yung salitang Papa. May acronym. Diba? Papa from Italia, Italy. Papa Petri Apostoli Potestatem Acceptiens. Ano pong ibig sabihin? Peter the Apostle Accepting Power. Papa Petri Apostoli Potestatem Acceptiens. Peter the Apostle Accepting Power. Saan po ba mabasa sa Biblia na si San Pedro tumanggap ng kapangyarihan, power mula sa ating Panginoon Jesus? Kung basahin natin ang bago natin pabasa ng sa Latin Vulgate, Brother Jando, bago natin pabasa ng Brother Jando ng Biblia yon, sa kanya nagtanggapin niya yung Latin Vulgate o hindi, basta nasagot natin ang kanyang tanong based the Bible. Kung basahin natin World Book Encyclopedia Volume 13 sa first ating yung doctrina, what is the name of the bishop of Rome and the father of spiritual or spiritual ruler of the Roman Catholic Church? This great organization regards him as its visible, Christ being the invisible head. Catholics believe that the office of the Pope was founded on the words of Christ, Matthew 16:18. So, may supporting tayo sa Encyclopedia, Mechanical Encyclopedia, sa standard reference is Book of Acts. Hindi yun basta-basta ilagay sa World Book Encyclopedia kung mali yun. Ibig ba sabihin ang World Book Encyclopedia nag-publish ng mali? So, tama yun. So, depende na tanggapin na sa hindi, basta ang ating sagot, dili, para, hindi para sa kanya, para sa mga nanonood. Pakibasa yung maikling size sa 1 Peter Barjando, katong San Pedro ay unang papa sa Roma. May bilya yun. Mayroon kayo dyan, Brother Jando, pakibasa. Okay, basahin ko yung ano yung sinasabi doon sa naturang daklit sa isa, Brother Dada? Opo. Okay. Yun na, nasa... Biblia yan, Latin Vulgate, Biblia, gamitin natin. Okay. Problema na yun sa kanya, huwag hindi natanggapin dahil ang ating sagot, daily para sa hindi para sa kanya, para sa yung sa mga nanonood. Okay, ito sinasabi sa naturang daklit sa isay ng... Ayan. Ito. Biblia yan, ha? Ito sabi dito. Basahin muna ang ulahan, Brother Jando, yung sa mayong nalaki. Bago dyan sa daklit sa isay, Unang sulat ni San Pedro na nga apostol. So, unang sulat ni San Pedro. Pakibasa, Brother Jando. Si San Pedro, anak ni Juan, taga Bethsaida, Galilea, kapatid ni San Andres, prinsipe ng mga apostoles, nagtatag ng simbahan sa Antioquia. At siyang una doon na obispo. Nangaral sa mga Hudyo sa Asia Minor, pumunta sa Roma sa ikalawang taon ni Claudio, AD 42, para sugpuin si Simon Mago. Umatend sa konsilyo ng Jerusalem AD 49, unang obispo sa Roma na tumagal ng 25 taon from AD 42 hanggang AD 67. Namatay sa Roma sa mga huling taon ni Nero AD 67 at inilibing doon sa ibabaw ng bundok ng Batikano malapit sa Via Triumphalis. Okay. So, unang obispo sa Roma, ang obispo sa Roma is Bishop of Rome, is yun ang Papa, Santo Papa. Yes. So, ang tanong niya, sa paano naging Santo Papa si San Pedro, biblical, mayroon tayong foundation biblical, at saka reference, problema na yun sa kanya kung hindi natanggapin, basta nasagot natin tanong niya, based atong doktrina. Okay na ba yan, Brother? Okay. Bro Jando, last na lang verse, Luke chapter 1 verse 73, na si Abraham, tinawag siyang father or papa. Okay, si Abraham, no? Ano yan, Luke brother? Luke chapter 1 verse 73, New Jerusalem, KJV, ha, sa kanilang ano yan, sa Bible nyo yan, Bro Larry, magbasa ka naman ng iba. Oh. Ayan, Bible nyo yan. Wala naman problema kay Abraham, eh. Wala naman akong tutol dyan. Okay. Eh, sabi mo, walang tinatawag na father sa pananampalataya, eh. Si Abraham, wala akong tutol dyan. Kasi nakasulat talaga, natatawagin siyang Papa. Eh, yung Papa nanampalataya o hindi? Wala sa Biblia eh. Sa pananampalataya o hindi?
sa pananampalataya. Oh, yun. Walang problema kasi alam. Nakasulat. Hindi, yeah. Diyan naman ako, hindi tutol kasi nakasulat eh. Bro Larry, gamitin mo ang logic na tinuturo ni Soriano sa akin ng mga membro. Yung lohika, na, natuturo siya ng lohika. Kung si Abraham na spiritual father, ay tinatawag nilang ama. Etong si Peter na naging spiritual father ni Marcos, imposible hindi tinatawag na ama. Oh, bakit? Sige, asan ang sitas na si Pedro tinatawag na ama ng mga Kristiyano? Yung example mo eh, di ba? Tanggap mo na si Abraham bilang spiritual father, tinatawag na ama. Nakasulat yun. Oh, yung ayaw, ibig sabihin ba nung si Pedro ang naging spiritual father gaya ni Abraham na iba yung paraan? Si Abraham... Nakasulat? Hindi, hindi yan ang tanong. Ang tanong sa'yo, kung si Abraham na naging spiritual father ay tinatawag na ama, ibig mo ba gang sabihin, nung nangyari yung kay Pedro, biglang nagbago ang paraan, hindi siya tinatawag yung ama? Iba kay Pedro at iba kay Abraham, hindi mo... Hindi, ano ba naman yan? Bro, hindi ko pwede. Tanong ko kay... Imbento lang yan eh. Anong imbento? Nasa Biblia, bro. My son's mark. Imbento rin yung sagot mo. Sa faith. Nasa Biblia yun, hindi imbento. My son's, kaya nga, anong tawag ng son sa kanya, sa kay Pedro? Brother, dyan to. Yes. Tanungin na lang natin. Sabi niya, palusot niya, iba yung kan San Pedro. Saan ba sa Biblia niya, iba yung kan San Pedro? Ah, pilosopo. Hindi. Oh, kayo ang nag... Ikaw yung nag-pilosopo eh. Diba? Ikaw yung nag-pilosopo. Sabi mo, iba kay Pedro. Oh. Tanong ng pilosopo yan. Hindi, okay. ikaw yung nagsagot ng... Larry, Bible alone siya. Yes. Sabi yung mga pahayag niya nakabase sa Biblia. Yes. Sabi niya, well, iba naman yung kan San Pedro eh. Saan ba sa Biblia na iba yung kan San Pedro? Ang sabi niya, Bertata, yung tanong mo daw, kapilosopohan. Ibig sabihin, yung sagot din niyang yung kapilosopohan kasi yung tanong mo na yan, bate sa sagot niya, hindi ba? Roger, that. Oh. Yun ang pahayag niya. Tinanong natin din sa Biblia. Oh, kung kapilosopohan yung tanong mo, Bertata, ibig sabihin, yung sagot niya, kapilosopohan din yung iba si Pedro. At bakit niya sinabi yun? Oh, at yun bakit niya sinabi yun? O kung may biblikan yun, ba't niya sinabi yun? Sasabihin mo kapilosopuhan. Nagtatanong, gusto niyo sagutin ko yan? Gusto niyo sagutin ko, kayo muna sumagot, hanapin niyo ang sitas na nagiging papa sa Roma, si Pedro. Sige, ako na lang muna magbigay. Bartata, malapit ang pasok si Padre Darwin eh, dahil alas 10 na malapit. Anong araw ngayon, Marcos? Webis bro, Sando, pwede magtanong. Wait lang. Iwanan natin na yan. Meron akong tatanong eh. Sagutin ko na lang sa... yung tanong mo, bro. Yung hinihiling mong sagot na paano naging papa si Pedro sa Roma. Yun, sagutin ko na lang yun. Ito yung... Hindi ko... Kasi yung sagot mo na yan, hindi ko rin natatanggapin eh. Kaya sayang din eh. Sayang. Hindi, gagamitin ko yung paraan ng ano, bro, ng reality, bro. Hindi ko na problema kung tatanggapin mo ba o hindi. Ang gagamitin ko yung paraan ng reality. Ito ngayon, ang realidad na ito ginagamit to ni Elisoriano. Ito, wait lang ha. Ito. Ito, ipapakita ko sa yung ginagamit ni Elisoriano. Yung ang the Catholic Encyclopedia. Yan, ginagamit to ni Elisoriano. The Pope. Diba? Volume 8, page 571. The popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope. Yan. So, maliwanag yung si ginagamit ni Elisoriano na aklat katoliko, pero ginagamit niya eh, asbata yan eh, na ang popular title pala ng obispo sa Roma ay Pope. Ngayon, sa Biblia naman, sa Gawa 20:28, alam naman nitong si Brother Larry na sa Gawa 20:28, namamahala ay obispo. Ang tanong, sino ba ang unang obispo na kapunta sa Roma? Walang iba, si Apostol Pedro, doon nga siya pinatay. Ayun, yun ang ebidensya. At dahil nandito na si Father Darwin, gaya ng sinabi ko,
is kailangan na tayong matigil sa talakayan natin. Kung gusto mo, Brother Larry, balikan naman uli bukas ng gabi. Okay ka sa'yo? Bukas ng gabi, okay ka? Tuloy tayo? Ayos lang, kung may time ako, ayos lang, wala problema. Okay, wait lang ha. Sayang, yung binasa niyo, hindi ko na naitatanong eh. Oh, sige, huwag ka maalam, may bukas pa naman. Eh ngayon, andiyan na si Father Darwin Gitgano, yung inatrasan ni Eliseo Soriano, dumating na. Kaya, inatrasan? Yes, inatrasan bro. Tigil na lang tayo. Alas 5 pa lang, tinawagan si Darwin. Oh, ako yung sumagot. Ako yung sumagot nun bro. Tinawagan kayo ni Brad Mel. Yes. Para ihanda. Yes. Ang haba ng oras. Yes, bakit, pero hindi ka nagpakita? Hindi ba sinabi ni Brad Mel sa iyo na nakapasok kami nung alas 7:30? Ayoko. Hindi namin sa iyo ni Brad Mel. Yun, meron akong dokumento bro. Nag-contact kami ni Brad Mel bro. Alas 7:30 ng gabi. Ang sinabi ni Darwin, tumawag daw hindi, siya. Hindi, alas 4 sa hapon yun. Alas 4 sa hapon yun. Yung alas 7 ng gabi, nag-contact kami. Sinabi sa iyo ni Brad Mel yun? Wala ba't sasabihin niya sa akin? Meron akong record bro. Meron kami tawagan alas 7:30. Gusto mo marinig? Gusto mo marinig? Iparinig ko sa iyo bukas ng gabi. Pwede, ano ba nangyari? Sige, yun. Nakapasok na kami sa Zoom. Pero hindi kami sinagot ni Eliseo Soriano bagkos nung natapos na ang programa, tumawag kami kay Brad Mel 5 beses, pag ring ng phone niya, pinapatay niya yung call. Andun kami. Meron din kaming record ng Broccoli TV. Ipi-play ko rin yung record ng Broccoli TV kung saan naka-record sila na andun si Father naghihintay parang boxer na naghihintay sa tabi ng ring. Oh, meron. Pakita ko bukas. Bukas ng gabi. Balik ka bukas ng gabi. Pakita ko. Chichok Fernandez, hindi nga nagpakita. Ay, wala kami pakialam dyan, bro. Ah, ito lang. Bukas ng gabi. Pakita ko bukas ng gabi yung dokumento. Father Darwin Gitgano, good evening. Father Darwin. Ano, wala na tayo usapan. Isisibat na ko. Ah, sige, bro. Bye-bye na lang, bro. Bye-bye. Baka naman pwede siya tanungin yung pare nyo. Ah, teka. Padre, tangkap ka ng tanong, padre? Oo, walang problema. Ah, sige, go ahead, Brother Ray. okay. Mayang gabi. Hindi, Tagalog yun, bro. Tagalog yun. Mayang gabi, bro. Ay, bro, Larry. Si Juan, si Mr. Gitgano, sa taga Cebu na siguro ni. Bol? Ah, taga Bol man ko. Hmm. Ah, ito, brad, ha? Ito, binasa nila kasi itong 22 ng Isayas at ang katungkulan sa sangbayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya ay magbubukas at walang magsasara at siya magsasara at walang magbubukas. Sabi nila, siguro, ganyan din sa'yo. Si Pedro daw to. Tama ba? Ay, hindi. Wala kami sinabi yung ganyan, bro. Ano to? Sino to? Kasi, ang inaano nyo, galing dun sa Matthew 16:18 na binibigyan ng susi, dito, ang ginagamit nyo naman dito kasi, wala magsasara. Hindi, at bro. Siya magbubugas at wala magsasara. Kasi si Pedro nga daw ang binibigyan ng susi. Yan sabi nyo. Pada Darwin. Ang sagot dyan bro, hindi yan si Pedro. Ay, yan po ang Davidic Kingdom bro. Merong prime minister na makatanggap sa susi. At yung makatanggap ng susi ay pinagtulutan ng hari na siya lang ang makapagsara at makapagbukas ng pintuan. So the king is King David representing Jesus Christ. And then, nagtayo siya ng bagong kaharian. Ang unang prime minister sa kanyang kaharian ay makasingkatulad sa Davidic Kingdom, bro. So, si David yung hari dyan, yung primero ministro ang tinutukoy dyan ni King David. So, sa kaharian din ni Kristo, siya ang hari. So, meron siyang primero ministro. Binigyan niya ng susi si Pedro dahil siya ang primero
ministro, the first leader of the apostles. So yung makatanggap ng susi, kapatid, sign of authority po yan sa primero ministro sa Davidic kingdom. Yan ang kinukot mo sa Isaiah chapter 22 verses 21 to 22. At magkasing tulad yan sa tinayo na kaharian ni Kristo, yung iglesia or simbahan. So meron siyang primero ministro na nakatanggap ng susi. Yung makatanggap ng susi, kapatid, ay sign po yun, symbol po yun na, ng authority. So sa Davidic kingdom, yung primero ministro ay nakatanggap ng authority. So sa kaharian din ni Kristo, sa kanyang simbahan, ang unang taon na nakatanggap ng susi base sa kasulatan ay si Pedro. Therefore, ang primero ministro sa tunay na iglesia ay si San Pedro. Yan, nakatanggap siya ng susi. Yan po ay magkasing tulad, kapatid, sa Davidic kingdom sa Old Testament. So si David yung hari, kapatid, meron siyang primero ministro. Yan po ang sagot ko. Ganun naman pala, hindi pala ito si, kung hindi naman ito si Pedro, binabasa nila yung sa Mateo, bakit ikinukunik nila ito kay Pedro, na si Pedro daw yung binigyan ng susi, kung hindi naman pala si Pedro to. So, yung Old Testament, kapatid, yung cultural context ay makunik dahil ang mga, si Pedro ay Hudyo, si Kristo ay Hudyo. So maintindihan natin yung lingwahe ni Kristo sa Matthew 18 with a proper context, sa Jewish context. So maintindihan natin ng lubos, kapatid. Hindi natin i-separate ang New Testament sa Old Testament para lubos natin maintindihan ang lahat. Dahil kung babasa ka ng isang talata without the cultural context or historical context sa mga Hudyo, hindi mo lubos maunawaan, kapatid. So makonnect sila in terms sa pakatanggap ng authority. So si Kristo pala ay nagbigay ng authority kay Pedro. So sa panahon ni David, yung primero ministro ay pinahintulutan, binigyan ng susi or symbol of authority na he will do in behalf of the king. No, representative of the king. So si Pedro ay nakatanggap in like manner, kapatid, in like manner. Si Pedro ay nakatanggap ng susi. Therefore, nakatanggap siya ng authority katulad ng primero ministro sa Davidic kingdom. So ngayon, nagtayo na si Kristo ng kaharian, ang unang nakatanggap ng susi, the rest among the rest of the apostles, si Pedro. At ano kasulat yan? Father Darwin. Kasi ako ang sumagot. Ako kasi ang sumagot niya kaganina, Father Darwin. Pro Larry. Ibigay na lang natin kay Father Darwin yung ano, yung pagkakataon. Sige, Father Larry, go ahead. Sige. Kasi kung ano, Brad, kung uunawain mo kasi yung pamamaraan ng mga kasama mo dyan, binabasa nila yung Mateo, tapos ikinukunik itong Isaiah 22, na hindi naman pala ako, sa panin ako mag-explain kasi ako sumagot sa iyo kanina, bro. Paliwanag ko muna. Ay, hindi ako pala sumagot sa iyo, Pedro. Hindi, huwag kang ano, si Brad Darwin ang kausap ko, Hindi mo pwedeng yan sa kanya kasi ako sumagot sa iyo niya kanina para may paliwanag para maigi. Tapos na tayo mag-usap, bro. Okay lang yan, bro. John Ray, okay lang yan. Sige, go ahead. Brother Larry, go ahead. Ito, nandiyan na nga, may kausap mga ako, singit ka pa ng singit, Brother Wayne. Yes, present. Yun, ito pa lang sa Matthew 22, hindi si Pedro to. First, ano to? Primero ministro. Primero ministro. Ito, babasahin ko. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya magbubukas at walang magsasara. At siya magsasara at walang magbubukas. Ano ba itong iaatang? Kasi may atang . Mayroon siyang iaatang sa balikat, mayroon siyang pasan. Mm. Sino ba itong may pasan?
Sinagot ko na, yung primero ministro ng kaharian ni David. Yun siya, ang, siya ang merong role dahil siya ang representative ng hari, kapatid. At bakit ba kunik yan? Nalilito siguro ka. Nalilito siguro ang kapatid natin. Bakit nakunik natin ni Pedro? Maging katulad din yan sa ginagawa ni Eddie Soriano, mag-quote ng proof texting sa Old Testament at i-apply niya sa kanyang ano, sa kanyang iglesia, na hindi naman tinutukoy ang kanyang iglesia na iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos diyan. Iba naman yun eh. Iba yung sa, bro, mute mo muna si Brother Larry. Sumasagot pa ako sa iyo, bro. Naghihintay ako sa iyo while natatapos. Hindi ko sumasapo sa iyo. O magandang araw, magandang ugali dito sa ating programa. So kanina hindi ako sumasapaw sa iyo, no? Dahil hinihintay ko matapos ka. No? So hintayin mo din matapos yung sagot ko sa iyo para hindi na din inyo. So ang nangyari sa inyo, kahit hindi tumutukoy sa inyo, ay ina-apply niyo sa inyong iglesia. Yung iglesia sa Diyos sa Biblia, ang leader dyan ay obispo. Hindi naman obispo si Brother Ely. So yun po ay is out of context. Pero ang pag-quote sa ating mga kasamahan dyan ay kadugtong. Dahil yung si Kristo is son of David. Yung line ni King David, kadugtong kay Kristo. Yung pamamahala din niya sa kanyang kaharian ay maisip, in like manner din, magkatulad sa dumala or pag-govern sa kanyang kaharian. So, bakit kinukot yan sa ating kasamahan? Dahil yung makatanggap pala ng susi ay binigyan ng authority. So, in connection to Peter, siya ang unang nakatanggap ng susi sa kaharian ng Diyos among the apostles. So, siya ang unang head, yung primero ministro sa unang iglesia o ang iglesia na tinatag ni Kristo. Oh. So, kung walang kadugtong ni Pedro, yung iglesia mo, o kadugtong ka lang ni siya ang nakatanggap ng susi, hindi din implicate ito ni Pedro sa kay Brother Ely. Hindi na nagsasabi si Kristo, Pedro, i-duplicate mo yan, yung susi na yan. Ibigay mo kay Ely Soriano, ibigay mo din ni Felix Manan. Kahit duplication sa susi ay hindi nakatanggap si Brother Ely. So therefore, wala silang authority. So ang pag-quote natin dyan, it refers to the authority, kapatid. So connected. So hindi si Pedro, but connected to Peter. Kapatid. Okay, last question na lang, bro. Tatlong tanong lang. Go ahead, bro. Kung hindi pala si Pedro, sino? Anong pangalan nito? Ibasahin natin ang buo. Yan po ay minimension dyan. Basa mo, Brother Jando, ang buo. Okay, dahil nagtatanong si kapatid. Yung buo. Isaiah 1 to 22. Okay. Basahin natin muna. Isaiah 22. Yan. Simula din sa, ano, sa antay mo sisimula dito. Ito yung nasimulan dito sa 15 para mahaba-haba rin. Sabi ganito, itong aking lalamunan na ito yung abo ang kagaya, ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala, sa alabok. Iniwan mo ako, halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa akin nakapaligid para akong nasa gitna ng mga asong ganid na mga kamay at pa ako'y kanilang Sayas. Pinupunit. Sayas mo dyan to. Isaias. Isaias, bro. Ah, Isaias pala. Isaias. Awit yung ano mo. Isaias, 22. Isaias, bro. 22. Atras mo lang sa 15, bro. Simulan sa 15. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan Panginoon, puntahan mo si Sebna, ang katiwala ng palasyo, at sabihin mo sa kanya, anong karapatan mong pumarito? Sinong nagpahintulot sa iyo na humukay ng sariling libingang bato na inukab nang gilid ng bundok? Sino ka man ay dadamputin ka ni Yahweh at tatapon sa malayo?
Parang bola kang dadamputin at ihahagi sa malayong lupain. Doon ka mamamatay sa tabi ng ipinagmamalaki mong mga karuahe. Ikaw ang nagdadala ng kahihiyan sa sambahayan ng iyong Panginoon. Aalisin kita sa iyong katungkulan. Palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hikiyas. Eliakim pala. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. So, sino yung una, bro? Si Sibna. Pinalitan siya ni Eliakim. Mm-mm. So, yan ang tinatawag na Prime Minister, bro, sa kaharian ni David. So, yung si Sibna, ipinalis. Pinalitan siya ni Eliakim. Anak ni, anong sabi doon, bro? Hikiyas. 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 Yun ang sagot sa... follow-up question, yun ang sagot sa tanong mo. Sino yan? Si Eliakim. Ang tinutukoy dito, si Eliakim. Yes. Ah, si Eliakim. Si Eliakim ba, bro, nagiging, ano, nagiging ama siya sa sangbahayan at sa mga nananahan sa Jerusalem? Nagiging ama ba si Eliakim sa sangbahayan ni Yehuda? Base sa talata na nabasa. Ulitin mo, brother, dyan, no? Yes. Base sa talata na nabasa. Okay, babasahin mo, bro. Basahin mo muna, bro. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. So, nasagot yung ano mo. So, natatanong, bro. Ito, bro. Yung 22, karugtong pa rin to. Sa 21. Yes. Yes. Sinatang nila, iatang ko sa kanyang balikat. May atang. Ibig sabihin, si Eliakim ay inatangan. May atang siya. Ganyan ang sagot mo. Sa English, bro, basahin muna sa English ano ang kaulugan ng inaatangan. Sa English muna. Binibigay, Brother Darwin, ibinibigay. I will give him complete authority. Oh. So yung inatangan, bro, it is all about authority. I will give under him the king. I will give him complete authority, the total authority from the king, under the king, but he is under the king. The descendant of David, he will have the keys of office. What he opens, no one will shut. And what he shuts, no one will open. So it is all about the authority, kapatid. So magkadugtong yon, dahil siya ang nakatanggap sa Davidic kingdom, si Eliakim, sa panahon ni ni Propeta Elias. Binalitan si Sibna ba yun? Si Sibna. Sa panahon ni Kristo, dahil connected siya ni King David, so yung pamaraan sa pamalakad sa kanyang kaharian ay magsigkatulad, no? Binigyan niya ng susi si Pedro. It is a sign of authority. Connected talaga sa pagmahala ni David sa kanyang kaharian. Sa bagong kaharian na itinatag ni Kristo, na tinatawag natin ngayon na simbahan o iglesia. So, ano natanong, kapatid? Maliban, bro, sa kay Eliakim na sinasabing inaatangan, kasi may atang eh. Maliban doon, at maliban kay Pedro, mayroon pa bang inaatangan ang Diyos na iba? Meron pa ba? Yung mga successor ni Eliakim at yung successor ni Pedro, dapat natin makonect. Kaya nga yung simbahan natin ay nasa Roma, dahil kung nakapunta ka sa Roma, kapatid, nakapunta tayo yung St. Peter's Square, yung St. Peter's Basilica, nakapasok talaga tayo doon sa ibaba ng altar, kapatid. Kung alam mo, yung ibaba ng altar, nandun ang mga butok, mga kalansay ni San Pedro. Kaya yan po ang reason but nandun ang mga Santo Papa natin. Dahil nandun nalibing yung unang nakatanggap ng susi. Yung lahat ng Santo Papa ay nasa Roma. Connected po sila kay Pedro. So sa tanong mo, meron pa ba maliban kay Pedro
Meron pa bang nakatanggap ng susi? Yung successor niya, yung mga unang kasunod, tinatawag sa simbahan ng mga Santo Papa. 266 na po yan. Na Santo Papa, historically, hindi yan opinion ko. Kahit i-google mo yan ngayon. Makonect, galing ni San, ano? Ito. Atras tayo, galing kay San Papa Francisco. Ipakita mo, Brother Jando, hindi ito katang-isip, mga kapatid. Historical talaga itong sinasabi natin. Grounded talaga ang Iglesia Katolika. Pero, ikumpara sa inyong Iglesia, Brother Eliseo Serrano ang nagtatag, walang putol. So, paatras ka, mga 1980s or 1970s, wala pang Iglesia ng Diyos na tatag ni ano ni Eliseo Serrano. Hindi naman siya nagtatag. Hindi nagtatag, pero siya ang nag-ano na prime mover sa ano. Ay, pakita natin, bro. I-search natin, bro, sino nagtatag sa Iglesia ng Diyos. Sige, pakita natin. I-search natin muna. Sige. Pakita sino ang, natin sino talaga ang nagtatag nito. Founder. Founder. Makita nang kita natin. Walang bias sa lahat. Lumayo na tayo, yeah, dapat dito tayo. Hindi, sabi mo kasi kanina na hindi si Soriano ang nagtayo eh. Sabi mo yun eh. So, para yung mga tao hindi mapaniwala doon, search natin. Yan. No? Okay. MCGI founder. MCGI founder. Result, Eli Soriano. Eli Soriano, natatag dito. Na... ang nakasulat dito si Brother Eli Soriano. So sunod na tanong, bro. Eh, sabi mo kanina walang ano, walang ibang inaatangan maliban dito kay Eliak, wala na. Hindi yan, bro. Ang sabi ni Brother Darwin, si Eliak iba ka kanya mga successor. Mali ako. Ang sinabi, hindi mali ako, mali yung sinabi ko. Hindi, ang tanong ko kanina, kung wala na bang ibang inaatangan, yung natanong ko, tapos sabi niya, yung mga successor, di ba? Yes, bro. Yes. Oh, yung mga successor. Yung mga successor na yun eh, yun ba yung sinasabi niya, yung mga papa sa Roma? Yes. Ito, mayroon akong babasahin, kasi sabi niya kasi, yung mga successor, ang inaatangan eh, maliban kay Eliakim, ay ang inatangan ay yung mga successor, yung mga papa sa Roma. Ito babasahin ko. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Layo yung isayos ni Bisayos, bro. Ang ibig sabihin ni Father Darwin, yung successor ni Peter. Bro, successor ni Peter ang sinasabi ni Father Darwin, bro. Successor ni Peter. Yung binabasa mo, Isaiah 26, wala pang Peter yan. Wala pang Peter yan, bro. Di, wag ka muna kasi sumingit. Di ba, tapusin mo, Brother Jando. Sige. Masyadong defensive, eh. Pero patuloy, bro. Pinagbibigyan ko naman si Brother Darwin na ano, magsalita. Kayo naman. Mga bataan dyan, huwag kayong masyadong ano, matapang pa kayo sa ano eh. Sige na, tanong na, huwag ka nang daming sat-sat. Sige na, tanong na. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin ka mga-mga, tagapagpayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama. Pangulo ng kapayapaan. Ang inatangan kasi, may inatangan pang iba, maliban doon sa binasa niya na Eliakim. Pero may iba. Yung ipinanganak na bata, ilumalabas dito, yung nasa 22 na binasa niyo, hindi ano yun eh, hindi yung primero ministro na aatangan, magiging ama sa Huda at sa sangbayan ni David, lumalabas dyan si Kristo yan eh. Lumalabas dyan si Kristo. At yung sinasabi niyo sa Mateo na si Pedro ay siya lang ang binigyan ng susi, hanggang ngayon ba ay si Pedro lang ang nakatanggap ng susi na yun? Wala nang iba? Okay, yung binabasa mong kapatid ay patungkol ni Kristo. Siya po ang hari. Bro, huwag ka magsapaw. Tapos ka na kanina.
Pag-resibo itong manok natin. No? So, ang tinutukoy dyan sa Isaias, yung hari. Eh, hindi yun basta-basta. Diyos yan. At yung Diyos na yan ay nagbigay ng authority kay Pedro. Parang ini-equal mo si Pedro kay Kristo. Siya'y Diyos. Hindi ka-equal si Pedro kay Kristo. Siya po ay extension to the King, to Jesus Christ. So, ang presentation mo ngayon, parang si Kristo, parang equal si Kristo at si Pedro. Hindi po, Diyos ng mga Diyos si Kristo. At si Kristo, galing sa Ama, kung basahin natin ang Isaiah chapter 9 verse 6, Brother Jando. Basahin mo muna na yung binabasa niya, Brother Jando. Okay. Susundan ka namin. Okay, basahin natin yung sinasabi sa Isaiah 9:6. Ito, yung... 14 ba yun? 9:6. 14 siguro. Paano 9:6? Okay, ito. Okay. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya'y tatawaging kahangahangan tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So dito, kapatid, ay propesya po ito patungkol sa anak ng Diyos. At hindi kapantay itong Pedro. Si Kristo ay makapangyarihang Diyos at si Pedro ay just a disciple of Jesus. At yung mga organization, kapatid, merong kahit yung mga barangay natin, merong leader, di ba? So lalo-lalo na sa iglesia na kanyang tinatag at pag-i-establish niya. So meron ding primero ministro. So ang primero ministro, ang unang primero ministro na katanggap, walang iba, si Pedro. So hindi po yun. Yung interpretation mo na si Kristo ay nakatanggap din ng authority, siya ang source of authority, by the way, kapatid. Siya ang hari. Oh, siya ang hari. Oh. Magtanong ako sa iyo. Para sa iyo, Diyos si Kristo, di ba? Diyos si Kristo, pero hindi siya Diyos ng mga Diyos. So, ang aral nyo ay si Kristo ay, ano si Kristo sa inyo? Diyos nga eh, Diyos siya, pero hindi siya Diyos ng mga Diyos. Wala kasulatan. So, hindi siya Diyos ng mga Diyos. So, Diyos. Anak siya ng Diyos siya? Hindi siya Almighty. Ganun lang. Ay, hindi. Hindi siya Almighty. Paano magiging Almighty? May Almighty na. Hindi naman pwedeng magiging. Brother Jando, yung patungkol ni Kristo sa pinadayag that he is an Almighty, bro. Anong talata ngayong si Almighty? I-type mo muna, bro. Revelation chapter 1:18. Basahin mo muna, bro. King James Version. King James Version, Revelation chapter 1 verse 18. Okay, ito ang sabi sa verse 18. I am he that liveth and was dead, and behold, 118 ba yun? Hindi. Wait lang ha. Hindi 118. Search mo muna, bro. 1:8. I am Alpha and Omega. Yeah, Omega. The beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come. The Almighty. So it refers to Jesus Christ. Asa anong talata yun, bro? Revelation chapter 1 verse 8. The Almighty. Tanggap mo ba yan? Yan ang claim. Claim ni Kristo, I am the Alpha and Omega, refers to Jesus Christ. Revelation 1:8, King James Version. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon, nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Hindi naman si Kristo yan. Eh, sino yan darating, si bro? Sino yan? Ang lino naman, oh. Sino ang darating, bro? Sabi ng Panginoon, Diyos. Sino ang darating, sabi ng Panginoong Diyos. Bro, sino ang darating? Ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos.
Ngayon, si, hindi yan si Kristo. Hindi yan si Kristo. Pagdating makapangyarihan sa lahat, hindi naman si Kristo makapangyarihan hindi sa Kristo. 7 verse 6. Padalamin. Basahin ko sa 7. Bro. Sa dito mo bro. Oh, sige, basahin ko sa ano ha, sa 7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. And all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Sino yung pierced? Ano yung sa 7? Pierced. Tapalan na ba tayo sa 7 sa Tagalog? He will come with clouds. Si Kristo po yan. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga nagsiulos sa kanya. Ano yung nagsiulos? Magandang balita, Biblia. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at nakikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Sinong tinusok na darating, bro? Tatagis ang lahat ng lipi sa lupa. Sa ano, bro? Sa 18, bro. Ano sa 19? Masahin mo. 18 to 19? At ang nabubuhay, namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon. Sino yan? Ngayon. So, it refers to Jesus Christ, kapatid. So, yung Alpha and Omega, kapatid, Almighty po yun. Sa ayon ka ba nito? Dahil itong buong talata, chapter 1, it refers to Jesus Christ. Alam mo ba yan? Itong sa number 7, ako naniwala ako si Kristo ito eh. Ah, very good. Pero, sa 8, hindi ka magawa sa 8. Imposible yan. Imposible. Inaamin na nga eh. Ako ang sulat ni Juan, ha? Ayon sa sulat ni Juan, basahin natin ng context, bro. Kapatid, magsimula tayo sa chapter 1. Sige, basahin natin. Basahin natin nasa context, bro. Basahin natin ng context. Basahin na natin. Huwag mong interpret ang isang talata sa isang text lang. Sa isang talata lang. At din marami mong, ano. So, basahin natin ng buong context. Para makita natin, maintindihan natin. So, bro, basahin mo. Context. From 1 to 18. Ito ang pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya. So, sino nagpahayag nito? Si Kristo. Patuloy ito ni Kristo. Patuloy, bro. Oh, si Kristo ang nagpahayag kay Juan. Sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo, ang layunin ng paghahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos sa mga alipin bagay, ng Diyos. Mga bagay na malapit ng maganap. So, dito, bro, galing talaga. So, itong pahayag na ito na sinulat ni Juan ay pahayag patungkol ni Kristo. Pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Hesukristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asia, sumain nyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalayan niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kalawalatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita. So, it refers to Jesus Christ, ha? Yes, referring to it Jesus Christ. It refers to Jesus Christ, the 7. Ang context ng talata ay referring to Jesus Christ. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen.
Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. So, na, ito, sa i-connect mo sa first chapter, chapter 1 verse 1, anong sabi ni Kristo dito, bro? Sa chapter 1? Chapter 1, verse 1. Oo. Ito ang pahayag ni Jesus Kristo. Ang pahayag ni Kristo na ibinigay ng Diyos sa kanya. At kanyang inihayag kay Juan na alipin niya. So, itong buong context, bro, maintindihan mo kapag hindi ka mag-interpret ng isang talata lang. So, sabi dito, itong Alpha at Omega, it refers to Jesus Christ, makapangyarihan sa lahat, Almighty. So, contradict ito sa paniniwala mo, sa pahayag mismo kay Kristo ito. Si Kristo na ang namahayag nito. Ako yung naniwala ni Kristo. So, para sa'yo, hindi ka maniwala sa pahayag ni Kristo? Na siya ay Almighty. Tama naman itong nakasulat eh. Pero bro, ang tanong ko ba? Tama itong nakasulat. Sagutin mo yung ano, yung tanong ko. Yun ang pahayag ni Kristo sa talatang ito. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Kristo na siya ay Almighty? Hindi naman siya. Yes or no? Hindi siya. I-atras mo sa uno. Sabi ni Kristo, babasahin natin uli. Ikay mo basa sa chapter 1, verse 1. Di ba sabi mo pahayag ni Kristo to? Yes. Sabi ni Kristo sa John chapter, Revelation chapter 1, verse 1, hindi ako nagsabi niyan. Kaya nga, pahayag ni Kristo to. Ito na lang. Meron ka bang maipakitang Bible scholar, bro, na ano, na yan ay hindi si Jesus Christ? Hindi ako naniwala sa Bible scholar, bro. Sige, dito na lang tayo. Hindi tayo mag-ano ng Bible scholar. Ito ang pahayag ni Kristo, Brother Jando. He is Alpha and Omega and Almighty. Yes. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Kristo sa talatang ito? Tama, yes or no? Pahayag niya. Tama. Yes, tama, pahayag niya. Mali lang kasi yung pangunawa niyo eh. Oh, hindi pa ako nag-uunawa. Yung pahayag niya that he is the Almighty. Ito bro, tama. Ang sabi sa pahayag niya, ang sabi niya? Ang sabi sa pahayag niya, ako ang Alpha at ang Omega at ang Sino ang nagpahayag? Sino? Sagutin mo muna, sino ang nagpahayag dyan? Huwag mo i-interrupt. Ako, pabira, oo. Hindi kita ginuguloy. Huwag mo guloyin. Sige. Patuloy ka. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi na, ang pahayag niya, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ang pahayag ni Hesus Kristo, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos yun. Ito yung pahayag ni Kristo. Sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Yun ang ulat niya. Hindi siya yon. Ngayon, sino ang subject? Kung paninindigan nyo dyan na si Kristo yan, ibig ba sabihin? Sino ang darating si Kristo? Hindi, huwag kang sumingit. Kami nag-uusap eh. Oo. Oh. Huwag kang sumingit. Anong tanong mo, bro? Kung paninindigan nyo, paniniwala nyo na si Kristo yang makapangyarihan sa lahat, ibig ba sabihin si Kristo at ang Ama ay magkapantay ng makapangyarihan? Yes, magkapantay. Yes? Magkapantay sa pagka-Diyos. Magkapantay ng makapangyarihan? Yes, Almighty. Yan ang pahayag dyan. Si Kristo ang nagpahayag dyan. Si Kristo mismo ang nagpahayag dyan, hindi ako. Ang subject dyan. Mute mo muna, bro. Sabi mo, hindi tayo magsapaw. Ikaw na nagsapaw ngayon. Mayroon akong babasahin. Bro, so, last na tanong na lang, bro, dahil wala na tayong oras. No, pasok ka lang bukas, bro. So, sa chapter 1 verse 1, sa pahayag, babalik mo muna, bro. Brother Jando. Okay. Nakasulat. 1 verse 1. Okay, ito. Pahayag, chapter 1 verse 1. Ito. Ang sulat na ito ay tungkol sa bagay na inihayag ni Hesukristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo
upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. So itong lahat ng pahayag ay galing talaga ni Kristo. Yung patungkol sa Alpha and Omega, it refers to Jesus himself. Hindi walang ibang subject matter dito. Patungkol ito kay Jesus Christ. At sabi sa chapter 8, verse 8, bro. Ito ang nakasulat. Ako, so, ito ang pahayag ni Kristo. Ako ang Alpha at Omega. Sabi ng Panginoong Diyos, it refers to Jesus Christ, na makapangyarihan sa lahat. Ang kasulukuyan, nakaraan, at darating. Yan ang claim ni Kristo. Ako ngayon, anong talata yun, bro? Ako ngayon, bukas, at sa darating na panahon. Anong talata yun? Na inaamin yun ni Kristo? Hebreo, nakalimutan ko yun. Hebreo? 13:8. Basahin mo man natin. 13:8. Sabi ganito, kung si Jesucristo noon, si Kristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. So itong title na to, praise na ito, it refers to Jesus Christ. Tito 2:13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So si Kristo ay Diyos dito. Siya yung darating. At yung darating ngayon at si bro. Ito. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, it refers to Jesus Christ. Still, it refers to Jesus Christ. So, yung sinasabi mo, walang ibang subject doon. Yung primary na subject doon sa buong chapter, it refers all to Jesus Christ na darating. At sabi sa mga title doon, Almighty. At yung talata na ginagamit mo sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay babasahin muna natin, bro. Okay, Isaiah. Sa English. Okay. Isaiah chapter 9 verse 6. Okay, Isaiah 9:6 sa English. Etong sinasabi sa Isaiah 9:6 sa English, ito. A child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Sa King James Version, bro. Okay, King James Version. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So dito, bro, tinutukoy na he is God, no? And then sa Revelation chapter 1, he's not just mighty God, but almighty. Revelation chapter 1, verse 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come. So which is to come? Sino ba ang babalik? Darating. The Almighty. So hindi basta-basta 'yon. It refers to Jesus Christ alone. So hindi lang siya basta-basta. Almighty talaga ang claim niya. Siya ang nagsasabi nito sa pamagitan ni Juan para ang lahat ng lingkod ng Diyos ay makatanggap. Na basahin mo lang diyan pahayag 1 chapter 1 verse. Chapter 1 verse 1. Okay, chapter 1. Ito ang nakasulat. The revelation of Jesus Christ, so, which... So, tingnan mo, it is the revelation of Jesus Christ that He is Almighty. Sa talatang ito, it is not revelation of God, the Father. The revelation of Jesus Christ. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord. Refers to Jesus. Because this is the revelation of Jesus Christ, which is, and which was, and which is to come. The Almighty. So, opposite sa interpreted. Hindi pa ako nag-interpret. Yan ang nakasulat sa Biblia. Magkaiba tayo dahil yung interpretation mo ay hindi nakasulat. Patalatang ito. Kare Jando? Okay, so, yun ang last question na lang, Brother Larry. No?
Yun na lang ang last question. Last na lang, bro. Last question na lang, bro. Bigyan mo lang ang last question. And then, mag-bless na tayo. Hindi, kung silang yung si Cristo ay magkapantay sila ng kapangyarihan. Kasi tinanong kita kanina, sabi mo, yes, kapangyarihan. Sila ng Ama. Panginoong Diyos, makapangyarihan lahat, makapangyarihan sa lahat. Bagamat sa binabasa nyo kanina sa Isaias, wala naman nakalagay doon na Almighty. Mighty lang talaga nakalagay doon. Mm-hmm. Walang Almighty doon, Mighty lang. Ngayon dito, sabi nyo, mapantay sila ng mga pangyarihan. Mapantay sila. Ito ba basahin ko? Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, ako'y mga, kayo'y mga gagala dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Yung interpretasyon na doon sa Apokalipsis, yun ang mali. Wala akong interpretasyon doon na iba. Hindi ko na binibigyan ng, hindi ko binibigyan ng sariling pangunawa yun. Ang ulat ni Kristo, sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sabi ng Panginoong Diyos yun. Siya ang Alpha doon at ang Omega na makapangyarihan sa lahat, hindi si Kristo. Binasa ko ninyo sa Isaiah. Yan, sagot ko, bro. Yan ang tanong ko. Bro, sasagutin ko, bro. Bro, sasagutin ko. So, ito ang sagot, bro. Yung mataas pa ang Ama kays sa anak, patungkol yun sa katauhan ni Kristo dahil dalawa yung nature ni Kristo. Siya'y tao at siya'y Diyos. So, sa pagka-Diyos ay equal sila. Basahin natin, Brother Jando, sa Philippians 2:8 ba yun, Brother Jando? Yes. 4. 2:4. 2:5-7. Yun. Eto. Okay, bro. Basahin natin, bro. Ginamit to. Meron akong video niyan, Father Darwin, na inangkin ni Soyaro magkapantay sila. Yes, yes. Eto. Hindi updated si kapatid. Hindi siya updated ako. Updated ako lagi. Eto, sabi dito, magkakaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay niya sa Diyos. So, dito. So, bro, dito ay pantay siya sa pagka-Diyos. Pero sa pagkatao niya, ay mababa yun sa pagka-Diyos. So, it refers to his humanity, not to his divinity. Dahil sabi ni San Pablo, kapantay siya ng Diyos. Father Darwin. Oo. At meron akong mismong video na inangkin ni Soriano magkapantay sila. Pakita natin. Ito. Ngayon? Oh yes. Pakita natin ngayon. Ito, pakita natin. Ayan o. Oh. Ito ay debate ni Soriano mismo ha. Kung kilala niya ito. Juan 5:18. Pinapaniwalaan niyo po ba yung mga Hudyong kalaban ni Kristo? Tama po ba itong paratang ng mga Hudyong kay Kristo? Ang ayang talata, hindi ako naniniwala sa mga kalaban ni Kristo. Naniniwala ako sa sumulat. Yan ay sinulat ni Juan. Sabi ni Juan, dahil dito nga ay lalong pinyang sarihan. Okay. Hindi naman kami tumututol na si Juan. Tanong ka, kapatid. Tanong ka, Roseng. Sano ngayon magtanong ka? Ano ba itong parang sa kanya na nakikipantay si Kristo sa Diyos? Yan. Nakikipantay talaga siya sa Diyos pag sinasabi niya na kanyang Ama ang Diyos. Talagang pakikipantay sa Diyos yun. Pag sinabi niyang Ama niya ang Diyos, ibig sabihin magkauri sila. Magkapantay sila. Sabi ni Pablo yun eh. Sa 2:5 ng Pilipos. Ayan. So, kinukot pa niya, bro. Magkapantay sila, no? Kinukot niya yung talata na sila. Kinukot natin. So, magkapantay sila sa pagka-Diyos. Pero sa pagka-tao, lamang ang Diyos Ama. Dahil nagkatawang tao si Kristo. At sabi ni Kristo, nasabi ni, ano, yung sinabi ni Brother Ely, na kapag ay angkinin ni Kristo na siya ay anak, ang Diyos, ang kanyang Ama, ay naging kapantay si Kristo sa Ama.
at lahat ng basahin natin John chapter 1 verse 1 bro. Okay, John chapter 1 verse 1. Ito alam nila 'yan, yung ano, yung nang pasimula. Okay, basahin ko na lang. Nang pasimula, 'yon. Nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sama sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Patuloy, bro. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ginawa hindi ginawa. Ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat na ginawa hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang... Kita niyo mga kapatid na ginawa ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Hindi basta-basta si Kristo dahil hindi walang magagawa ang Diyos Ama kung wala si Kristo. Na? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, grabe, creator din. So equal talaga. Co-creator si Kristo sa Ama. Nandiyan na siya. No, nandiyan na siya. Last na yung ano mo bro, conclusion na. Last na bro. So sunod na araw na bro, no? Bukas na so, lang. So if mag-react. Hello bro. Bukas na ulit bro. Bukas na ulit. Wala nang oras bro. Bukas na. So bro, wala nang oras. Bukas na. Mag-bless pa kami. Meron naghihintay. So, mute mo na bro, si Brother Larry. Pasalamat okay, na lang tayo. Okay. Sa programa niyo bro, hindi ka hindi ganito yung programa ninyo. Hindi tayo nakapasok sa programa ninyo. No? For many, dahil doon maraming mga dating daan na bumabalik sa simbahan. Simbahang Katolika dahil hindi patas yung ginagawa ni Brother Ellis noong unang mga araw. So, kapatid, tama yung talata na sinasabi mo na yung ama ay mataas pa sa anak. So in reference to, bro, mute mo na bro. Mute mo na, wala nang oras. Mute mo na bro. Wala ka ng oras. Binigyan ka na namin ng oras. So kung tayo ay makapasok sa kanila, hindi ganito. Hindi tayo maka-interact sa kanila ng ganito. hindi pa tayo nakapasok, pinutol na tayo. No? So, ito ang sagot natin. So, sa pagkatao ni Kristo, ang Diyos Ama ay mataas sa Kanya. No, sa pagka-Diyos, equal sila. Ang pinatunayan niya ni Apostle Pablo sa Philippians chapter 2, verse 5 to 6. At yung revelation mismo ni Kristo ay sinalungat niya sa Revelation chapter 1, verse 1. It is a revelation about of Jesus Christ, that He is the Alpha and the Omega. Who is and who was and who is to come. The Almighty. No, makapangyarihan sa lahat. So, yon ay hindi yon interpretation. Yan ang nakasulat. No? Ang subject matter sa buong chapter, it refers only to Jesus Christ. No? So, ang main topic sa chapter 1, it refers to Jesus Christ. No? So, yan ang sagot natin sa ating mahal na kapatid. At mas mabuti na nakapasok siya dito. Welcome naman lahat. Welcome naman kayo lahat. At sana makapasok din tayo sa programa nila. Pero wala naman silang programa, replay lang lahat. Parang buhay pa si Brother Eli Soriano ngayon, no? bakit laging naka-replay yung mga exposition? Wala na bang makapalit sa kanya, no? So, yung mga apostol na namatay, naroon naman pumalit sa kanila. So, wala namang nag-apostol na patay nag-aaral pa ngayon. Lagi pang nag-telecast. No? So, sana meron nang tatayo sa kanila na leader. No? Parang naka-dependent lang sila ni Eli Soriano. Kung matay si Eli Soriano, kawawa yung buong iglesia. So, sa atin, kahit mamatay ako ngayon, meron papalit. No? Mamatay si Papa Francisco, merong papalit na iba. Dependent tayo na dependent sa isang tao. Dependent tayo sa kapangyarihan na iniiwan ni Kristo sa simbahan, sa kanyang mga obispo, sa kanyang mga kardinal, at sa kanyang halili, yung Santo Papa. After sa conclave, makailik na tayo ng bagong Santo Papa kung mamatay yung ating Santo Papa. So, yun ang sagot natin, si Kristo ay hindi lang mighty God but almighty. At si Kristo na mismo ang nagpahayag nito sa Revelation chapter 1 verses 1 to 19. So yan ang sagot natin. So nabibo yung ating ngayon.
To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.